morning mga kapatid. Isang masaganang araw na naman, isang masaganang biyaya na naman ang ibinibigay sa atin ng Panginoong Jesus, ang ating Diyos, ang ating Ama. Salamat sa kabutihan niya sa atin na binubuhay pa niya tayo palagi at inililigtas niya tayo sa COVID-19 virus. At napatutunayan natin na tayo nga ang mga anak ng Diyos sapagkat nabibigyan tayo lagi ng pagnanasa ng Diyos at paggawa na magpakalinis, magpakabanal-banal. Sa panahon ngayon ng uncertainties, nasa panahon na tayo ng uncertainties, walang kasiguraduhan ang lahat ng bagay. So para maging sigurado ka, pumunta ka dun sa sigurado. Ang Diyos lang ang sigurado. So ayan ang message sa atin ng Panginoon sa linggong ito na commit all into God's hands. Commit ourselves, our soul to God. Na may preserve niya ang ating spirito, kaluluwa at katawang banal sa pagbaba ng Panginoong Jesus. Yat ang kinakailangan gampanan natin, gawin natin yun. Ipagkatiwala natin lubos sa Diyos, ang lahat-lahat sa Kanya. Kasi nga, walang kasiguraduhan eh. Siya lang nakakasigurado. So kung nandun ka sa sigurado, sigurado ka na rin. Basahin natin yung 1 Peter 4:19 na sinasabi niya dito. Kaya't ipagkatiwala naman ang nagbabata ayon sa kalooban ng Diyos ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat na lumalang. So ipagkakatiwala natin ang ating kaluluwa sa Diyos sa paggawa ng mabuti na ibig sabihin na iaasa na natin sa Diyos ang lahat ng bagay sa buhay natin pero susundin natin lahat ng kalooban niya. Para na sa ganun, mapangalagaan niya tayo kasi nananatili tayo sa Kanya. Nananatili tayo sa kabanalan niya. And if my words abide in you and you abide in me, you can ask anything na yun ang bibigay niya sa atin. Delight in the Lord and He will give the desires of our heart. Lagi niyang didinggin ang panalangin natin. Kasi lubos tayo nagtitiwala sa Diyos at napaka-importante na ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat ng bagay. Sabi sa 2 Timothy 1:12 ang ganito. Dahil dito yung nagtiis din ako ng bagay na ito, gayon may hindi ako nahihiya sapagkat nakikilala ko yung aking sinasampalatayanan at lubos akong naniniwalang siya ay makapag-iingat ng aking ipinagkatiwala sa kanya hanggang sa araw na yon. So nakakasigurado tayo na ang Diyos natin, pangangalagaan tayo hanggang sa araw na yon. Hindi natin alam kung ano yung araw na yon na bababa na ang Panginoong Jesus, pero nakakatiyak tayo na pag-iingat ng tayo ng Diyos hanggang sa araw na yon. At lagi tayong magpe-pray at lagi tayong susunod sa Kanya na hingin natin sa Diyos na hindi tayo magagalaw ng masama, na hindi tayo mamamatay sa araw na yon. Lagi lang natin hingin sa Panginoon na maaaring ipagkaloob niya sa atin yun kasi lagi natin hinihingi eh. Ask and it shall be given eh. Sabi ng Panginoon eh, humingi tayo at bibigay sa atin yung hinihingi natin. Kaya lang, kinakailangan nga ipagkatiwala natin lubos sa Kanya ang lahat-lahat. Trust in the Lord with all of our heart and do not lean in our own understanding. Huwag tayo umasa sa karunungan natin. Sinasabi yun sa Isaiah na ang kaisipan ng Diyos ay iba sa kaisipan natin. Kung gaano yung lawak ng pagitan ng langit at ng lupa ay napakahaba na iba. Your ways are not my ways. Your thoughts are not my thoughts. Kaya pagkakatiwala natin sa Diyos ang lahat-lahat. At dun sa mga kapighatian natin, sa mga pag-uusig sa atin, i-commit lang natin sa Diyos ang lahat-lahat at Siya ang bahala sa atin. 1 Peter 2:23. Nang siya'y alipustain na hindi gumanti ng pag-alipusta, nang siya'y magbata, hindi nagbala, kundi ipinagkatiwala ang kanya sarili doon sa umahatol na matuwid. So ganun din tayo. Kung may umuusig man sa atin, may lumalapas tangan sa pagkatao natin, niyuyurakan ng tayo dahil tayo mga Kristiyano, huwag tayong gumanti ng masama sa masawa o ng alipusta sa pag-alipusta, kundi batahin natin, tiisin lang natin yon at ipagkatiwala natin sa Diyos na siya ang hahatol eh.
Siya ang maghihiganti sa lahat ng gagawa ng kasamaan sa atin. Hahatulan niya yung lahat ng gumawa ng kasamaan sa atin. Kasi ang hahatulan ng Diyos yung ginawa mo, hindi naman yung ginawa ng tao sa iyo. Kung may ginawang masama ang tao sa iyo, ano ginawa mo? Hahatulan yun ng Diyos eh. Eh ikaw, ano ginawa mo? Doon ka hahatulan. Halimbawa, yung paglilimos, pagbibigay ng limos, yung iba ayaw maglimos doon sa mga ano sasabihin. Eh ano yan eh, sindikato yan eh. Wala tayong pakialam kung sindikato sila, sundin natin ang sinabi ng Diyos. Ano, kahabagan natin ang dapat kahabaan, naaawa ka doon, kahit ba member ng sindikato, hindi sila mananagot doon tayo. Ano yung ginawa mo? Pag may humihingi sa'yo, sabi, bigyan mo. So, nasa Word of God tayo, hindi sa katwiran ng kaisipan ng tao. Ganun lang. Kung mananatili tayo sa Word of God, hingin natin na naman bagay. Eh, it's better to give than to receive. Mas mabuti yung nagbibigay. Basta pag tumutulong ka, bahala sila kung niloloko ka sa pagtulong nila. Ang importante, tumulong ka. Importante, nahabag ka. Kahahabagan ka. Sabi ng Diyos, mapalad yung naaawa, kaaawaan siya. O di, pag naaawa tayo, huwag na natin questionin pa kung ano yung gagawin ng tao na yun. O saan niya dadalhin yung pera. Nahabag ka, naaawa, kakaawaan mo. Humihingi ng limos, limosan mo. Ganun ang pagsunod sa Word of God eh. Not leaning on our own understanding. Trusting in the Lord. Trust in the Word of God. Siya ang bahala. Siya ang gaganti sa atin ng kabutihan ang ginagawa natin. Sa mga huling panahon natin dito sa lupa, napaka-importante na lagi ang pagsunod sa lahat ng kalooban ng Diyos. Na labanan natin ang lahat ng gawa ng laman. Magbata tayo. Ganon din ang sinasabi ng Panginoon sa mga huling araw na to. Kung paano nagbata ang Panginoong Jesus sa mga huling araw niya bago siya ipako sa krus, nagbata siya sa laman at hindi siya nakasala ng ano man. Ganon din tayo. Nasa huling mga araw na rin tayo na magbata na rin tayo. Basahin natin yun, 1 Peter 1:4, 1 hanggang 2. Kung paano nga si Kristo yung nagbata sa laman, magsandata rin naman kayo ng ganong pag-iisip, sapagkat siya na nagbata sa laman, nagpatigil sa kasalanan. Upang huwag na kayong mabuhay pa sa laman sa inyong nalalabing panahon sa mga masamang pitan ng tao kundi sa kalooban ng Diyos. Sa pagkasukat na nga ang nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga hintil lumakad sa kasamaan, sa paglalasing sa mga kalayawan, sa kayamuan, sa kasunsaklan ng pagsamba sa Diyos, ay ikinahanga nila ang bagay na ito na kayo hindi nakikitakbong kasama nila sa gayong pagpapakalabis ng kaguluhan kung kaya't kayo pinagsasalitaan ng masama, na sila'y magbibigay sulit sa kanya na handang huhukom sa lahat ng mga buhay at mga patay. So, huhukuman ng Diyos ang lahat ng tao. So, hahatulan ng Diyos kung ano yung ginawa mo. Kaya, ano yung ginawa natin? Ang ginawa natin, nagpasakop tayo sa Diyos, pinaubaya natin ang buhay natin sa Diyos, hinayaan natin ang Espiritu Santo ang gumawa sa atin. So, hindi tayo mahahatulan ng Diyos kasi yung ginagawa natin, gawa ng Diyos. Hindi niya pwedeng hatulan ng kanyang sarili. Katulad ng Panginoong Jesus, ibinigay niya kanyang espiritu sa Ama nung nakapako siya sa krus. Luke 23:46. At si Jesus na sumigaw ng malakas na tinig, nagsabi, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagtataguyin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, inalagot ang kanyang hininga. So, ang Panginoong Jesus na nga, inihabilin sa Ama ang kanyang espiritu. So, ganun din tayo ngayon. Nasa panahon na tayo ng uncertainties. Kailangan ibigay natin sa Diyos ang espiritu at kaluluwa natin. Na siya na ang bahala sa atin sa mga huling araw na ito. Tinam nyo, magbibigay ako ng isang sample sa inyo. Bakit may naroon namamatay na ano, na mayayaman sa COVID-19 virus? Bali ba, ang gamot pa dun eh, yung libre lang. Hindi kayang bilhin ng gamot eh. Alam nyo kung ano yung gamot. Kasi yung mga tinatamaan ng COVID-19 virus, pag lumalala, nahirap na silang huminga.
nauubusan ng hangin. Eh, mabibili mo ba yung hangin? Kahit ubod mo ng milyonaryo, trilyonaryo, anong hangin ang bibilin mo? Eh, libre nga yun eh. Hindi binibili yun, libre lang yun. Ang Diyos ang nagbibigay ng hangin eh. O, di ba? Pag inandisan ka na ng Diyos ng hangin, hindi ka na makakahinga, mamamatay ka na. Hindi naman mabibili, libre nga yun eh. Kaya sabi, everything that is great is free. The greatest things on earth is free. Sikat ng araw, libre rin yun. Yung hangin, libre. Yung ulan, libre. Kaya kahit siya masama, di ba nagpapaulan siya, nagpapasikat siya ng araw, nagbibigay siya ng hangin kahit siya masama. Talagang pinatutuyan na yan lang ng Diyos, ang kabaitan niya. Gumagawa pa rin siya ng kabutihan kahit sa mga masasama. Kaya lang, pagdating sa kaligtasan, kailangan yung masama magsisi. Dahil sabi ng Panginoong Jesus, naparito ko, hindi naman doon sa mabubuting ayaw magsisi. Naparito ko doon sa mga makasalanan magsisisi. Kaya napakahala. Lahat naman nagkasala eh. Hindi mo naman pwede sabihin hindi ka nagkasala. Eh hindi naman minamana yung kasalanan. Mali yung mga turo nila, may minana daw kasalanan. Ang daming ipamamana ng magulang, kasalanan pa ipamamana. Hindi. Sabi dun sa 1914 eh. Ng Proverbs ba yun? 1914. Bahay at ang kayamanan minamana sa magulang, ngunit ang mabait na asawa galing sa Panginoon. So ang minamana sa mga magulang, yung DNA nila, tsaka yung kayamanan at tsaka yung bahay at lupa, ayan, pamamana. Pero yung kasalanan, hindi. Hindi namamana yun. Sabi ng Bible, hindi namamana yun. Ezekiel 18:20. Kasi maraming mga nagtuturo ng Bible, mali eh. Sabi, meron daw tayong minana kasalanan. Ang daming ipamamana sa iyo, kasalanan pa ipamamana. Hindi, bahay at kayamanan, ipamamana ng magulang. Ito sabi eh, sa Ezekiel 18:20, ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay. Ang anak, hindi magdadanas ng kasamaan ng ama. O magdadanas man ng ama ng kasamaan ng anak. Ang katwiran ng matwid sa kanya at ang kasamaan ng masamay sa kanya. So walang makakaagaw nun. Yung katwiran ginanap natin sa ating sarili. Kahit siraan ka pa ng lahat ng mga tao, padumihin ka, ichismis ka, hindi maawawala yun kasi ang Diyos ang hahatol dun eh. Katwiran ng Diyos ba ginawa mo? Kaya kahit pasamain ka ng tao, okay lang yun. Hindi ka naman masama sa Diyos eh. Kaya nga dito, hindi pwede magmana ng kasalanan yung anak o ibigay ng anak ang kasalanan sa ama. Yung kasamaan mo, ikaw ang mananagod doon. Yung katwiran mo, kahatulan ka doon. Kasi ang assurance nasa kamay lang ng Diyos eh. Kasi ang Diyos ang nagbibigay ng buhay. Siya ang nagpapahaba ng buhay. Siya ang nagpapaigsi ng buhay. Kaya pwedeng pahabain ng Diyos ang buhay natin, katulad ni Hezekiah nga, na pinahaba ang buhay dahil na nagsisin, lubo sa mga kasalanan. Nagpakalinis, nagpakabanal. Kasi yun ang gusto ng Diyos eh. Yung nagsisisi tayo, naglilinis ng kasalanan, nagpapakabanal-banal. Hindi na natin binabalikan yung dating pagkatao. Kasi kapag tayo mayroon tapat na puso at tunay at tapat na pagtitiwala sa Diyos, lalapit tayo sa Diyos eh. Sabi sa Hebrews 10:22. Tayo magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya na ang ating puso na winisikan mula sa isang masamang budi at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. So nilinis tayo. Nilinis ang ating budi, nilinis ang ating espiritu, nilinis ang ating kaluluwa. Dinalisay ng tubig o ng salita ng Diyos. Nalinis tayo ng salita ng Diyos. Ipinanganak tayo ng incorruptible seed, salita ng Diyos. Na ating ingatang matibay ang pagkakakilala sa ating pag-asa upang huwag mag-aninlangan sa tapat ang pangako. So matibay lang natin talagang panghawakan yung mga aral na naituro sa atin para hindi tayo pabayaan ng Diyos sa mga huling aral. Sa days of uncertainties. Sabi sa Revelation 3:10-11.
Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Ako'y dumarating na madali, panghawakan mong matibay ang nasa iyo upang huwag kunin ng sino man ang iyong putong. So panghawakan natin daw matibay ang aral ng Panginoong Jesus. Kasi yun ang ano eh, yun ang kapahayagan ng Panginoong Jesus, yung aral niya, yung mga salita niya. Panghawakan nating matibay yun. Kasi ang salita ng Diyos ang nagliligtas eh. Yun ang makapagliligtas na ating kaluluwa. At sinasabi nga ng salita, dahil tinupad mo yung salita na aking pagtitiis, titiisin lang natin itong mga huling araw na to. Kasi paiiktiing na nga ang kasamaan ng Diablo eh. Kasi konting panahon na lang ang nalalabi sa Diablo eh. Alam na ng demonyo eh. Kaya nga sabi nga ni Janet, di ba? Na ano, maraming mga ano, suicidal na sa US ng kabataan. Kasi ang kabataan, mapupustok yan eh. Walang karunungan yan. Hindi naman natuturuan kasi yan ng tungkol sa kalooban ng Diyos. So hindi nila alam kung anong espiritu kumikilos sa kanila. Wala silang kaalaman. Kasi konting panahon na lang ang nalalabig kay Satanas. Basahin natin yan. Revelation 12:12. Kaya't magalak kayo o mga langit at kayong nagsisistahan diyan sa aba ng lupa at ng dagat sapagkat ang Diablo'y bumaba sa inyo na may malaking galing sa pagkakaalam niya na kaunting panahon na lamang mayroon siya. So malapit na siyang ibaksak ni, ano, ni Michael dito sa earth. Pagdating ng tribulation period, ibabaksak siya dito para i-possess niya yung Antichrist. At talagang grabing galit ang dala nun ni Satanas kasi konti panahon na lang. Kaya ngayon, pinangunguna na niya yung masasamang espiritu niya. Mga espiritu ng pagpatay, espiritu na suicide, depression. Kaya mapalad tayo dahil may Diyos na nag-iingat sa atin. Kailangan lang, lubos mong ipagkatiwala sa Diyos. Kasi apart from God, you cannot do anything. Paghiwalay tayo sa Diyos, wala tayong magagawa. Kasi meron pang isang mali nga diyang aral eh. Sabi eh, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Mali eh. Nasa Diyos ang awa, nasa Diyos din ang paggawa. Siya ang nagbibigay ng pagnanasa, siya rin ang nagbibigay ng paggawa. Siya rin ang gumagawa. Basahin natin ang Bible ah. Kasi yan, mga ano yan eh, saling-saling aral na matatanda eh. Di ba? Sa matatanda nyo narinig yan eh. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Mali eh. Kontra sa Bible yun, ito sinabi ng Bible. At Philippians 2:13. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyong maging sa pagnanasa at paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. So Diyos din ang nagbibigay ng pagnanasa sa iyo. Diyos din ang gumagawa sa iyo. Wala tayong magagawa nga, apart from God, you cannot do anything nga eh. Kasi ayun yung mga, ano eh, mga saling-saling mga kasabihan ng matatanda. Kasi ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng bagay. Yung lahat ng kalooban ng Diyos na gagawin natin, siya na yung gumagawa nun para sa atin. At binubuhat niya yung cross na yun. Kasi ang krus, yun yung mga kautusan ni Kristo, sabi sa Galatians 6:2 eh. Na magbuhatan tayo ng pasa, na buhatin natin ang krus, ang aral ni Kristo. Kaya nga, ang Diyos na gumawa ng lahat eh. Binubuhat niya yung krus natin araw-araw. Ang kailangan lang natin, ipagkatiwala natin lubos ang buhay sa Diyos para makagawa ng lubos ang Espiritu Santo, magawa niya ng lubusan yung pagliligtas sa atin. Sinabi nga sa Isaiah 26:12 ang ganito eh. Panginoon, ikaw ay mag-aayos ng kapayapaan sa amin sapagkat ikaw rin ang gumawa ng lahat namin gawa na para sa amin. So yung lahat ng ipinagagawa ng Diyos sa atin sa simula pa lang para lakaran natin yung aral ni Kristo, utos ni Kristo, Diyos na rin ang gumagawa noon para sa atin yun. All expenses paid na nga eh, package deal na eh. Kaya nga niluwalhati na tayo, glorified na tayo eh. Kaya lang, kailangan matakot tayo sa Diyos. Siguraduhin natin sa sarili natin, huwag tayong maging reckless. Napaka-importante ng assurance that depending on God. 1 John 3:18-19. Dito'y nakikilala natin tayo sa katotohanan at para
papapanalatagi natin ang ating puso sa harapan niya. So, cool and relax lang tayo sa harapan ng Diyos. Bigay lang natin ng lubusan ng pagtitiwala sa Diyos. Total dependence of God. Total consecration to God. Yun ang mensahe ng Panginoon sa atin, mga mates. Commit our way to God. Psalm 37:5. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanya itong papapangyarihin. So lahat ng gagawin natin, walang maliit o malang malaking bagay. Lahat ng bagay. Lahat ng gagawin natin, hingin natin sa panalangin. Pagkaloob natin sa Diyos, itagubili natin sa Kanya, ano man ang nananasa natin, ano man ang plano natin. At ito yung isasagawa niya, puproteksyonan niya ito, papapangyarihin niya yan, mga kapatid. Kaya napakahalaga ng lubos na pagtitiwala sa Diyos. Total commitment to work. Ibigay natin sa Diyos ang lahat ng pagtitiwala para makagawa ang Diyos sa atin ng lubos, malubos yung kaligtasan natin. Mga kapatid, diyan nagtatapos ang message ng Panginoon sa atin na total commitment to the Lord. Commit our spirit, soul, and our body to God na i-preserve tayong banal sa araw na yun. Kaya mga kapatid, pinagpapala ko kayo lahat, binabasbas ko sa inyo ang masaganang pagpapala sa mga huling panahon ito na days of uncertainties, na maproteksyonan tayo ng lubos sa lahat ng bagay at mabigyan niya lahat tayo lagi ng kapayapaan at katiwasayan ng puso at kag-iisip na hingin natin sa pamamagitan ng panalangin. Ipakilala natin sa Diyos ang lahat ng aming mga dalangin na may daing at pasasalamat na ipagkaloob natin sa Kanya ang lahat. Kaya ibinabaspas ko sa inyo masaganang pagpapalang spiritual, physical, and material. Sumayin niyo lahat na masaganang pagpapala. I bless you all in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Wag ninyong lapastanganin ang aking salita. Wag ninyong lapastanganin ang aking salita dahil sa patuloy ninyo sa paggawa ng kasalanan. Tignan ninyo ang inyong sarili kung kayo ay nasa kabanalan. Ba't walang sound? Halitan nyo ako. Mic test, wala eh. Walang sound. Hello? Hello. Wala rin eh. Baka ito microphone. Yan na kaya gamitin. Pinaghihintulutan ko ang lahat ng bagay upang kayong maging matatag at sumunod sa aking salita. Lagi ninyo pakatandaan. Yung cord naman, tinandaan mo yung cord na sila. Yun nga, yun. Tinandaan mo. Oo, may tandaan. Yan. Pinahihintulutan ko lahat ng bagay upang kayo maging matatag at laging sumunod sa aking salita. Ang hinihintay ko na lamang okay kayo lumakad sa kabanalan at laging gumawa sa kabutihan. Laging sumay niyo ang aking pag-ibig. Microphone kailangan. Kailangan ba may ito?
nasira eh. Yan ay nakapagpapalit. Hindi na lang gamitin ko. Pagkakaya. Hello, good morning, mga kapatid. Isang pinagpaalam araw sa atin, mga kapatid, na pinahintulutan uli ng Panginoon na magkama-kama tayo physically at poprotesto na niya tayo all the way through. Kaya nga, ang ipinahihiwati sa atin ng Panginoon palagi na apart from Him, we cannot do anything. So ito ang kailangan. Ito ang kailangan tumatak sa atin, mga kapatid. Na kapag wala ang Diyos sa buhay natin, wala na tayong magagawa. So we're nothing. Wala naman talaga tayong kaguluhan pag hindi gumawa ang Diyos sa atin. Ang Diyos lang ang mabuti. Siya lang ang pwede makagawa sa atin. Hayaan gagawin natin. Hayaan natin ang Espiritu Santo niya na nananahan sa atin na magawa natin at lahat ng sinasabi ng Panginoong Yesus. Katulad na sinasabi ng Panginoong Yesus na wala akong ginagawa na hindi ipinagagawa ng Ama sa akin. Kung ano ang pinasasabi ng Ama, yun ang sinasabi ko. So, totally dependent ang Panginoong Jesus sa Ama. Ganon din tayo. Totally dependent tayo sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo. Sa Godhead. At ang Espiritu Santo ngayon na gumagawa sa atin, na nagtuturo ng lahat ng katotohanan, gumagabay sa bawat sandali ng buhay natin, na kailangan na, lalo ngayon, date of ascended peace, talagang hindi mo alam kung anong mangyayari. Sabi ko nga, di ba, maraming milyonaryo na mamatay. Bakit? Hindi nila magamit pera nila. Bakit? Eh yung gamot sa kanila, hindi naman nabibili. Hangin eh. Libre yun eh. So kahit napakarami mong pera ngayon, pag mauubusan ka ng oxygen sa baga, wala kang magagawa. That is your time. Tayo, pwede pahabain ng Diyos ang buhay natin. Basta matakot lang tayo sa Diyos, nagpakabalal, at laging umasa sa Kanya. At ang pag-asa natin sa Kanya is true prayers. Hihingi tayo ng tulong. Ano man ang gagawin mo, huwag mo sabihin maliit ito o malaki ito. Napakalaki ng Diyos natin. Kahit napakaliit sa tingin mo niyan, kailangan mo pa rin sabihin si Diyos. Ang Panginoong Jesus, hindi siya gumagawa na hindi siya dumadalangin sa Ama. So ang nagiging example natin lagi, ang Panginoong Jesus. Huwag tayong gagawa ng isang bagay na hindi natin i-acknowledge sa Diyos. Huwag tayong gagawa ng isang bagay na hindi natin ipag-pray. Always pray. All kinds of prayer. Kasi ito na yung panahon eh. Susubukan na niya ang buong sanlibutan eh. Tatawagin na niya yung mga anak niya sa buong sanlibutan para makumpleto na yung kaustuhan bilang ng Hintil. At tayo namang mga nananampalataya, sinusubukan kung ano ba nasa puso natin. Tawag patuloy na magpapakabanal-banal o magpapakasama din ba tayo? Kasi ikaw ang pipili eh. Nasa iyo ng mga kamay ang choice eh. Ibinigay na ng Diyos sa atin lahat, ang Kanyang Espiritu Santo, ang Panginoong Jesus, ang kapangyarihan, ang mga kaloob. Ikaw na lang ang pipili. Pipiliin mo ba na umasa ka lagi sa Diyos? Na wala kang gagawin, kundi hingin sa panalangin lahat ng bagay. Sabi sa John 15, paibang ganito, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa Kanya, siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. So yun ang dapat unawain, wala kayong magagawa. Pagkat wala namang magagawa ang tao eh. Sabi sa Jeremiah 10:23. O Panginoon, talastas ko na ang lakad ng tao hindi sa kanyang sarili. Hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. So, hindi mo pwedeng ituwid ng sarili mo sa pamamagitan mo. Kailangan mo ng Diyos, kailangan natin ng Diyos. Sapagkat siya lang ang pwedeng gumawa sa atin at siya lang ang nagbibigay ng pagdanasan. Kasi mali nga yung sinasabi ng matatanda noong araw eh. Nasa Diyos daw ang grasya, nasa tao ang gawa. Nasa Diyos ang awa,
nasa taong gawin. Hindi, nasa Diyos ang awa, nasa Diyos ang paggawa, nasa Diyos ang pagnanasa. Kasi nakasulat sa Bible sa Philippians 2:13. Kasi ang basis natin ng Word of God, hindi naman yung pinamanang aral o mga kawikaan na matatanda, mga sahali-sahaling aral na matatanda ng mga magulang natin. Sapagkat ito sabi, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo. Eh sino ba yung inyo? Mga anak niya. Diyos ang gumagawa sa inyo. Maging sa pagnanasa at paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. So hindi kasama dito ang believer. Hindi naman anak ng Diyos yung paano gagawa ang Diyos. Ang gagawa doon yung tatay nila, si Satanas. Kaya ang lahat ng gawa na ipinagagawa ng Diyos sa atin, ginawa na ng Diyos. Sabi sa Isaiah 26:12. Ngayon lang natin ito nalalaman, nakasulat pala sa Bible ito mga ito eh. Pero kung titignan mo, parang totoo, di ba? Kung titignan mo, nasa Diyos talaga awa, nasa tao paggawa, di ba? Eh, pero sinasabi na yun, hindi eh. Ang Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at paggawa. Paano mo kukontrahin ngayon yun? Ito sabi niya, Isaiah 26:12. Panginoon, ikaw ay mag-aayos ng kapayapaan sa amin sapagkat ikaw rin ang gumawa ng lahat namin gawa na para sa amin. So yung ipinagagawa ng Diyos sa atin, siya na rin ang gumawa. Bakit? Nasa Psalm 68:19. Purihin ng Panginoon na nagpapasan araw-araw ng aming pasan. O araw-araw ba tayo nabubuhay? Araw-araw niya tayo binubuhay. Kasi kung papatay na tayo ng Diyos, patay na tayo. So araw-araw tayo binubuhay ng Diyos. Purihin ng Panginoon na nagpapasan araw-araw ng aming pasan. Ano ba yung pasan natin? Yung utos ni Kristo, Galatians 6:2. Basahin natin yun, Galatians 6:2. Magdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa. Kasi meron tayong pasanin ang sundin ng kalooban ng Diyos. Ang buhati ng krus at sumunod kay Kristo. So araw-araw may pasan tayo. Tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. So yung pinapasan pala natin araw-araw, pinapasan din ng Diyos. Kaya sabi niya sa Isaiah 26:12, yung gawang ipinagagawa sa atin ng Diyos, siya na rin ang gumawa nun eh. All expenses paid, package deal eh. Nang tanggapin natin ng Panginoong Jesus, He is the author and the finisher of our faith. Kaya yung tinawag ng Diyos, ano na yun eh? Tinawag na niya, Romans 8, basahin natin yun ha. Ginolorified na. Kinakailangan lang, lagi tayong talagang umasa sa Diyos araw-araw. Huwag kang bibitaw ng pag-asa sa Diyos. Kasi tapos na eh. It is finished na nga rin eh. Romans 8:29. Sapagkat yung mga nung una pa eh, kanyang nakilala ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Yung mga itinalaga niya ay kanyang tinawag naman at ang tinawag ay inaring ganap naman niya at mga inaring ganap naman niya ay niluwalhati din naman niya. So maliwanag eh, magiging katulad ng Panginoong Jesus. Ano ba yung Panginoong Jesus? Wala siyang ibang inasahan kundi Ama. Kaya sabi yung hindi tumatawag ng Panginoon, Panginoon, Papa, hindi, yung gumagawa ng kalooban ng Ama. Unang ginawa ng Panginoong Jesus ang kalooban ng Ama, lahat. Lahat ng pinasasabi ng Ama, sinabi niya. Lahat ng ipinagagawa ng Ama, ginawa niya. So, ganun din tayo. Lahat ng utos ni Kristo, susundin natin. Sabi sa Matthew, magiging alagad ka talaga ng Panginoon. Tunay na alagad ng Panginoon. Matthew 28:19-20.
Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin niyo mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang binigyan ng mandate, mga apostol. Kaya ang iglesia ang itinatag ng Panginoong Yesus, may apostol, may mga propeta, may ebanghelista, may pastor, may manggagawa ng lahat ng kaloob ng Espiritu. Na ituro ninyo sa kanila na kailang gawin ang lahat ng mga ipinag-uutos ko sa inyo at narito away sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So kung paano ang Panginoong Yesus sinunod lahat ng utos ng Ama, ganun din tayo. Susundin natin lahat ng utos ni Kristo. So yun yung tinatawag na ganap na o perfect kasi gusto mong sundin ang lahat ng kautusan ni Kristo. Ibinibilang ka ng Diyos na perfect na. Sabi sa James 3:2. Sapagkat sa maraming mga bagay, tayong lahat ay natitisod. Kung ang sino man hindi natitisod sa salita, ay isang taong sakdal lang gayon. So, ibig sabihin, lahat ng kautusan ni Kristo, susundin mo talaga. Eh, minsan, hindi naman natin nasusunod lahat eh. Kaya, ibinibilang pa rin tayo ng Diyos na banal, perfect. Bakit? Kasi gusto mo sundin. Nasa puso talaga natin magpakabanal-banal, nasa puso natin talaga sundin. Eh, nagawa na naman talaga lahat yun eh. Ang gagawin mo lang, manampalataya at maging tapat. Yung katapatan ang hinahanap ng Diyos sa atin. Kasi ito yung wala si Lucifer eh. Ito yung wala si Judas. Ito yung mga tinawag, pero hindi nakapasa. Hindi na italaga. Bakit? Walang katapatan. Kaya yung mga faithful, yun ang pinapapalagi ng Diyos eh. Kaya tingnan mo sarili mo ngayon, inaisuko mo na ba sa Diyos lahat-lahat? At nananatili ka bang tapat talaga? Na kahit ano mangyari, huwag kang matakot niya sa mga variants ng mga virus na yan. Hindi mananahig sa iglesia yan eh. Gates of hell will not prevail. E pinahintulutan na yung gates of hell na mag-ari sa mundo eh. Ipinaubaya na ng Diyos sa masama ito eh. Bakit? Eh ang Diyos na sanlibutan si Satanas eh. So paghaharian niya, mga anak niya. Ngayon ang paghaharian naman ng Diyos, yung mga anak niya rin tayo. At ang pinaghaharian ngayon ng Diyos ay ang iglesia na ibinilang na si Kristo ang ulo. So tayo ngayon ang mga member ng katawan ni Kristo. So para maging tunay kang katawan ni Kristo, katulad ka ng ulo. Magiging katulad tayo ng Panginoon para mag-glorify. Kasi niluwalhati na nga eh. Hinihintay na lang natin yung takdang oras. Kasi pag nailabas na ang Antikristo, magkakaroon na agad ng tatakan eh. Malalanta dito eh. Tapos papatayin siya ng Panginoong Jesus eh. Bababa ang Panginoong Jesus, papatayin niyan eh, yung Antikristo na yan. Dahil sa 2 Thessalonians 2:8 yata yun. At kung magkagayon, mahahayag ang tampalasan. So, huwag kayong maniniwala may tataka na ng Antichrist. Wala pa yung magtatatak eh. Paano magkakaroon ng tatakan? Eh, wala pa yung magtatatak. Preparatory ang mga nagaganap ngayon. Yung sapilitan, magiging ano, mawawala ng free will ng mga tao. Bakit? Disip ng lahat eh. Kasi ang maiiwan dito, anak ng Diablo. Lahat ng anak ng Diyos kukunin eh. Kaya pag lalantad na yung Antikristo, ito naman ang gagawin ng Panginoon. Pagkatapos ng 7 years Great Tribulation, ito gagawin ng Panginoon sa Battle of Armageddon. Pagbaba ng Panginoong Jesus, kasama lahat ng banal, ito gagawin niya. Napapatayin ng Panginoong Jesus ng hilingan ng kanyang bibig at sa pamamagitan ng paghahayag na kanyang pagparito'y lilipunin. So, binibigyan ng chance ngayon ng Diyos yan na maghari ang Antichrist sa mundo. Kasi at the end, talo naman yan eh. Parang pelikula lang yan ni Fernando po. Si Fernando po sa umpisa, kawawang kawawa talaga. Bugbog sarado. Pero sa bandang huli, nag-iisa siya, patay lahat ng kalaban. Hindi ba ganun din ang Panginoong Jesus? Patay lahat ng kalaban, hindi pulin lahat. Fernando po lang naman itong isa na... Kasi itong ginaganap ng Diyos sa atin dito sa lupa, ano lang ito eh, training ground ang earth. Hindi ito ang tunay na buhay.
Bagamat buhay itong tunay dito, training lang to kung sino makakabasa. Kasi meron talagang tunay na buhay. Yung eternal life, yun talaga ang plano ng Ama. Bigyan tayo ng eternal life. Gusto niyang panamihin ang kanyang sarili, kaya ipinanganak niya muna ang Panginoong Jesus, tapos ipinanganak tayo. Pero maging katulad tayo ng Panginoong Jesus. Katulad lahat ng Panginoong Jesus ang lahat ng anak ng Diyos. Pag nakompleto na ang bilang ng mga hetul, bababa na siya, Romans 11. Kasi kukompletohin lang eh. Romans 11:25. Sapagkat hindi ko ibig, mga kapatid, na hindi nyo maalaman ang hiwagang ito. Baka kayo magmarunong sa inyong sariling mga haka na ang katigasan ng isang bahagi nangyari sa Israel hanggang sa pumasok ang kapunuan ng mga Hentil. Kasi ang unang bayan ng Diyos, ang Israel eh. Kaya sabi, aalisin ng ano eh, ang kaharian sa Israel eh. Kaya inilipat ngayon sa Hentil. Kaya Israel na at wala nang Israel, wala nang Hentil. Wala nang distinct, kundi ang bagong nilalang. Ang bagong nilalang na lang, kailangan magkaroon ng bagong pagkatao ang mga Israelita, magkaroon ng bagong pagkatao ang mga Hentil. Ngayon may kompletong bilang na pupunuan ng mga Hentil. At ito ngayon ang ginagawa ng Iglesia. Maaaring hindi lang tayo gumagawa nito all over the world. Yung mga Iglesia itinayo ng Diyos, pinagpe-pray din nila yung pinagpe-pray ng Panginoong Jesus. Na yung lahat ng mga anak ng Diyos sa buong sanlibutan, makaalam na ng katotohanan para makompleto na bilang. Matapos na yung ating pagtitiyaga, pagtitiis, yung mga paghihirap. Napakarami na rin natin mga tiisin at paghihirap ayon sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Gagantimpalaan na tayo ng Diyos. Kaya mapalad, sabi sa Revelation 20. Umpisahan natin sa 4. Kasi lahat ng tribulation saints din, ano yun eh? Bubuhayin muli yun eh. Mag-aari 1,000 taon yun eh. From the time of Adam and Eve up to the tribulation saints, mag-aari yun, lahat ng ligtas, sa millennium period, na mapalad yung first resurrection. Basahin natin. At nakakita ako ng mga lukluban at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa na mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay at sila'y nabuhay na nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob na 1,000 taon. So sama-sama na lahat yan eh. Pati tribulation saints na pupugutan, kasama na rin natin mag-aari sa 1,000 taon. Ang mga iba sa mga patay ay hindi nabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito yung pupunta sa eterno. Yung hindi nabuhay sa first resurrection. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. Mapalad at banal ang makakalakit sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ng ikalawang kamatayan. Kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo maghaharin kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Kaya yun, sama-sama na, malapit na ito eh. Ang hinihintay na lang natin, rapture. Kasi pagkatapos ng rapture, malalantad na ang Antikristo. Pag nalantad na ang Antikristo, magtatataka na. So doon lang magtatataka, after 7 years of Great Tribulation, bababa na ang Panginoong Jesus, kasama na tayong lahat. Tapos bubuhayin niya maguli yung mga tribulation sin. Maghahari na ng 1,000 taon. Ngayon, itatago muna si Satan na sa bottomless pit. Ngayon, para walang tempter, walang manunukso. So, malalantad ngayon ng mga tao kung sino talaga sila. Kung sino talaga doon ang tunay na mabubuti, tunay may magas na puso. Kasi wala na yung manunukso eh. Hindi katulad ng panahon natin. Natutukso tayo ni Satanas eh. Kaya naman alam ng Diyos yun eh, may manunukso pa, kaya binilang tayong banal kung hindi ka matitisod sa salita. Kung magiging katulad ka ng Panginoong Jesus. Eh nung panahon na yun, kasama na nila si Kristo eh. Kasama nila ang Diyos eh, magkaharing 1,000 taon. So pag may masama doon, bata ka pa, no, maliit ka, mapatay ka. Katulad na ipinagawa ng Diyos kay ano? Kay Saul, sa Amalekites. Patayin mo bata, matanda, babae, hayop, ubusin mo sila lahat, wala kang isitira. Ayaw ng Diyos na may masama kahit sa hayop.
Kaya nga sa milenyo, pagbubunihin niya mga hayop eh. Pati pinoy mo mga tigre, mga leon, ng mga carnivorous, kakain ng ano, ng mga damo. Magiging herbivorous. Pababaitin niya rin eh. Maghahari ang kabutihan, ang kabanalan ng Diyos sa buong mundo na eh. Kasi naghahari lang ang Diyos ngayon sa iglesia eh. Ngayon, naghahari si Satanas dito sa sanlibutan. Ngayon, ang gagawin ng Diyos, papalisin na niya yan, lahat ng masama. Kasi ayaw ng Diyos ng masama, kaya nga nilipol niya yan sa flood, di ba? Nilipol niya yung mga ano eh, Nephilim, yung mga anak ng mga angels, the daughters of the earth, naging mga mighty men na ubod niya sa sama. Inubos niya yun. Nagbigay din siya ng sample, inubos niya rin lahat ng masama sa Sodom at Gomorrah. Pati mga kapitbahay ng Sodom at Gomorrah na damay. O ngayon naman, lilipulin na rin niya masasama. Ngayon, bago niya lipulin, katulad nung ano, panahon ni Noah, ilalagay muna sa barko yung ligtas, katulad ng Sodom at Gomorrah, ilalabas muna si Lot. O ganun din ngayon. Pukunin muna tayo ng Panginoong Jesus. Ititira muna tayo doon sa kwarto sa langit para pag nakatira na tayo doon, kadadaanin ng 7 taong tribulasyon, tsaka siya bababa, o maghahari na tayo forever and ever. Dahil siya, pagkatapos ng millennium period, last judgment na eh, itatapon na lahat sa impyerno. So magsisimula na yung eternity. Isusuko ng Panginoong Jesus ang paghahari sa Ama. Yun ay yung beginning of eternity. Kaya konting panahon na lang, mga kapatid eh. Konting-konting panahon na lang, konting tiisa na lang. Wala lang tayong gagawin lagi kundi umasa sa Diyos. Mapalad ang walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Kasi natutunan ko yun. Nung maestro ako, lakas ng tiwala ako talaga sa sarili ko, lahat kaya ko. Pero nung maestro ako, at banatan ako ng Diyos, na-realize ko, hindi ko pala kaya sa sarili ko. Hindi ko pala kaya umasa sa sarili ko. Kaya walang maliitong malaking bagay sa akin. Pinadaan ako ng Diyos dito, kaya sinasabi ko sa inyo. Walang bagay na hindi ko gagawin, na hindi ko talaga ipagpala, hindi ko, lalo na pag iniisip mo, parang ang hirap. Kaya huwag mong isipin eh. Kasi habang iniisip mo isang bagay gagawin mo, parang ang hirap-hirap. Pero pag ginagawa mo na, hindi naman mahirap. Pero pag dumadaan sa isip mo, di ba parang ang hirap? Parang ganito talaga, do not lean in your own understanding. Trust in the Lord, mga kapatid. Talagang total trust in the Lord lang. Wala tayong ibang gagawin kundi magtiwala sa Diyos at umasa sa Espiritu Santo. Ngayon lang iginagabay niya, itinuturo niya sa atin, Word of God yun, sundin lang natin lagi. Yun ang kabanalan eh. Manatili tayo sa kabanalan na pananatiliin ng Diyos ang ating Espiritu, kaluluwan niya sa mga banal hanggang sa pagbaba ng Panginoong Jesus. And always pray, yung pinagpe-pray ko sa inyo, na loobin ng Diyos na walang mamatay sa atin. Kasi pwede gawin eh. Pwedeng mangyari. Kasi sabi niya eh, mayroong nakatayo sa ibabaw ng batong ito na hindi mamamatay hanggang sa pagbaba ko, sabi ng Panginoon. O di meron, sana po tayo yun. Kunin natin sa panalangin at sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, malay mo loobin ng Diyos, di tayo mamatay. Di ba? Pero hindi tayo namatay, hindi ko naranasan yung absence of God. Kasi death is the absence of God eh. Parang yung ano, yung black, hindi naman color yung black eh. It is the absence of light. Kaya black. Ngayon nga, hindi nila ma-explain ano yung black ano eh, na kumakapit sa universe. Yung black matter. Bakit ang universe na i-stretch, hindi nagkakaiwa-iwalay? Merong black matter daw, sabi ng scientist. Ang hinahanap nila, ano yung black matter? Hanggang ngayon, hindi nila ma-solve yung black matter. Hindi nila alam, Diyos yun. Diyos ang nagpapanatili ng universe. Sabi niya, I will stretch heaven. Hanggang ngayon, nai-stretch ang heaven. Kita nyo, iba, meron pa ibang na-discover sila kung ano-ano. Kaya lang, ang nahanap nila, parang katulad ng Earth. Wala sila makikita. Isa lang ang Earth. Walang ibang pwedeng dwelling place ng tao kundi Earth. Doon mali ang mga scientists eh. Naghahanap sila sa Mars, pinipilit nila may buhay. Naghahanap sila ng planeta na pwedeng tirhan ng tao. Wala, Earth lang ang nilikha eh. Earth lang ang nilikha, walang iba. At nilikha na ng bagong Earth ng Diyos. Na magkasama na yung langit at lupa. Bababa na yung third heaven o yung New Jerusalem sa bagong Earth na lilikhaan. So malapit na rin to eh. Mga kapatid, konting-konting tiisa na lang mga kapatid. At dalangin nga natin sa Diyos na kung meron mang virus pa dito sa hangin, tirahin nung antibacterial na yun para maubos na sila. At yung mga angels na bahala dyan para pagkain natin, pwede tayong kumain ng libre-libre mga kapatid. Amen.
Dapat tayo sa breaking of the bread. Mag-ibigan kayo, magpatawaran, magtulungan. Kung nag-iibigan kayo, makikita ako sa inyo. Amen, mga kapatid. Good morning sa inyong lahat. Isang pinagpalang araw na naman na ligtas na naman tayo. Buhay tayo. Hindi tayo infected ng COVID-19 virus. At ang maraming itinutuwid ang Panginoon sa atin na mga maling nasagap natin noong araw, lalo-lalo na yung mga aral na matatanda. Kagaya ngayon, ang ipipreach ko ngayon sa inyo, madalas sabihin din ito na matatanda, madalas sa pelikula ko ba ito narinig? Sinasabi nila na, huwag mong gamitin ng isip mo, puso. Yung puso, pairalin mo, huwag isip. Di ba madalas mong marinig yan? Hindi nila nalalaman na ang pag-iisip nang gagaling sa puso. Akala nila magkaiba yung hindi. Kasi meron tayong dalawang buhay, yung lumang pagkatao at bagong pagkatao. Yung lumang pagkatao, maglalabas yun na puro masama. Anak ng Diablo yun eh. Ang pag-iisip nun masama. Pero yung anak ng Diyos, puro mabubuti yun. Walang lalabas ng masama doon. Kaya sabi yung carnal mind, hindi susunod sa Diyos. Yung lumang pagkatao, hindi susunod sa Diyos. Basahin natin yung katotohanan yun. Kasi maraming tinuturo sa atin ngayon ng Diyos na puro aral na matatanda. Na akala natin totoo. At tulad nga nung trinitage ko noon na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Di ba madalas isalin niya ng matatanda? At ito naman, madalas din sabihin sa atin, na huwag mong pairalin ng puso mo, yung isip mo. Kailan maghari ang isip o puso. Basahin natin, ha? Matthew 5.19 Sapagkat sa puso nang gagaling ang mga masasamang pag-iisip. O, anong gagamitin mo doon? Eh yung pag-iisip na yun, lumalabas sa puso ng gagaling. Ang masamang pag-iisip, mga pagpatay, mga pangangalunya, pakikiapit, mga pagnanakaw, mga pagsaksi sa di katotohanan, mga pamumusok, ito ang mga bagay na nakakahawa sa tao. Dadapuan ang kumakain hindi naghugas ng mga kamay ay hindi nakakahawa sa tao. So iniisip nila yung mga pag hindi paghugas ng kamay ng araw, hindi, yung lumalabas sa puso mo. Ngayon, malaman natin, ikaw ba'y meron ng bagong pagkatao? Pag meron kang bagong pagkatao, nilikhaan ka ng Diyos ng created of a new heart o isang bagong buhay. O newly resurrected life. Lalabas doon, puro kabanalan, kabutihan. Basahin natin, ha? Matthew 7, 17 to 20. Gayon din naman, ang bawat mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti. Dadapuat ang mga masamang punong kahoy, nagbubunga ng masama. Hindi maaari na ang mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama. At ang masamang punong kahoy ay magbunga ng mabuti. So hindi pwedeng yung bagong pagkatao ay maging masama. At yung lumang pagkatao maging mabuti. Basura yun eh. Basura yung lumang pagkatao kaya ipinako sa krus. At lumikha ang Diyos sa atin na isang bagong puso o isang bagong buhay. Yun yung hinihiling ni David sa Psalm 51:10. Basahin natin. Likhaan mo ako ng isang malinis na puso. So ang gagawa ng isang bagong pagkatao, ang Diyos, hindi tayo. Luma nga tayo eh. O Diyos ko, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Ang lumang pagkatao natin, suwail yan eh, anak ng Diablo. So kapag ikaw hindi pa mananampalataya, ang lahat ng bagay sa'yo madumi, pati konsyensya mo. Pero kung banal ka na, malinis na ang buhay mo, ang isip mo, pati konsyensya mo. Sabi sa Titus 1:15. Sa malinis, ang lahat ng bagay malinis. So sa anak na ng Diyos, kailangan maborn again ng tao. Kasi hindi makakapasok sa langit yung lumang pagkatao. You must be born again.
Ilikhaan ka ng isang bagong pagkatao, isang bagong buhay, a new man. A newly resurrected life of Christ. Pag hindi, hindi ka papasok sa langit. Kaya sabi, sa malinis, lahat ng bagay ay malinis. Hindi nakakasala ang bagong pagkatao eh. Kasi anak ng Diyos yun. Ang lagi nakakasala, yung anak ng demonyo. So, sino ngayon pakikilusin mo? Yung puso mo na madumi o yung bagong puso? So, hindi pwedeng sabihin na gamitin mo yung isip mo, huwag yung puso. Dahil sa puso mang gagali yung pag-iisip mo. Kapag ikaw ay tiyunay na Kristiyano na, malinis na pag-iisip mo. You don't see evil, you don't hear evil. Hindi ka na natitisod. Yun ang bagong pagkatao. Kaya mali na naman yung mga aral ng ating mga magulang eh. Sa malinis, ang lahat ng bagay malinis, dadapos sa mga nangahawa at hindi nagsisisampalata ay walang anumang malinis. Sa lumang pagkatao, walang malinis dyan. Kasi hindi kayang ituwid yung baluktot, ang Diyos lang ang pwedeng magtuwid. Kaya kapag ang tao ay nagsisisi sumampalataya, lilikhaan siya ng Diyos na isang bagong pagkatao. Ang Diyos ang gagawa. Jeremiah 10:23, wala sa tao magtuwid ng kanyang sarili o kanyang landas. Ang Diyos lang ang pwedeng magtuwid. So kung itutuwid mo sarili mo, walang Diyos, hindi mo maitutuwid. Makakakilos lang ang Diyos kung papayag kang manampalataya at magsisi. Doon nagagawa ang Diyos sa mga anak ng Diyos. Sa mga anak ng Diablo, eh Diablo gagawa. Kundi pati ang kanilang pag-iisip at kanilang budhi, pawang nangahawa. Pati budhi nila, naging maitim na budhi. Ang espiritu nila, suwail. Kaya kailangan, you must be born again. Yun ang iminemesis sa atin ng Panginoon, magkaroon ng bagong pagkatao. Renewed heart. Everything comes from the heart. Lahat ng bagay na sinasalita mo, nanggagaling sa puso mo yan. Kaya lahat ng salita ng tao ay pagsusulit niya sa araw ng paghuhukom. At hindi na tayo hahatulan kung mabubuhay tayo sa bagong pagkatao. Ang sino mang nabubuhay kay Kristo, hindi na hahatulan. There is no more condemnation to those who are in Christ, who walk not after the old self, but by the new self. Yun ang sinasabi ng Romans 8:1. Kung hindi natin ito gagawin, hindi makakalikha ang Diyos eh, ng isang bagong pagkatao, kung hindi magsisisi tao. Kasi ang puso ang mandaraya sa lahat, sabi sa Jeremiah 17. Mandaraya ang lumang pagkatao. Basahin natin. Kaya alam ng Diyos, kung talagang tinatanggap mo siya, kung tunay ka nagsisisi, alam ng Diyos, nakakakita siya ng puso. Si Satanas hindi. Ni pag-iisip nga natin, hindi nababasa ni Satanas eh. Kaya ang gusto ng Diyos, pag nagpe-pray ka sa loob ng kwarto, para hindi nga marinig ni Taning eh. Kasi umaasa lang siya sa naririnig niya. Di siya marunong bumasa ng pag-iisip o ng puso. Diyos lang yun. Ang Diyos ay nakakaalam ng pag-iisip at puso. Ito sabi, Jeremiah 17:19. Ang puso ay mandaraya na higit kaysa lahat ng bagay. So dadayain ganyan lumang pagkatao mo, yung anak ng Diablo. Mandarambong yan eh. Anak ng demonyo yan, dadayain ganyan. At totoong masama, sino makakaalam? Tayo. Alam na natin. Yung magulang natin, yung matatanda, hindi alam nyo. Walang pinagkatandaan yung mga yun. Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip. Akin tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kanya-kanyang lakad, ayon sa bunga ng kanya-kanyang mga gawain. Kaya do not judge so you won't be judged. Don't criticize so you won't be criticized. Baka mamaya yung hinahatulan mo, mas matuwid pala sa iyo. Ay yung kinikriticize mo, dapat ikaw pala i-criticize. Kaya sabi ng Diyos, huwag kayong umatol. Hintayin natin yung judge, saan mo siya umatol. Ilalantad niya yung mga nasa puso ng bawat tao. Kaya napakahalaga maunawaan natin na ano palalabasin mo sa puso mo? Yung bagong puso? O yung bagong pagkatao mo? Yung lumang pagkatao? O yung dating pagkatao? Pinalitan na. Ang Diyos ang gumawa nun, Ezekiel 36:26.
Kaya yung tunay na nagsisi, tunay na sumampalataya, tunay na tumanggap sa Diyos, nakakatiyak ka dyan, nandiyan ang Espiritu Santo. Kasi susundin niya lahat ng utos ni Kristo. Kaya niyang gawin. Kaya niyang magpakabanal. Meron siyang kapangyarihan. Bunga sa ikababanan. Pagkat pinalitan na yung bagong pagkatao niya eh. New creation. Kaya hindi na mahalaga yung pagtutuloy o hindi pagtutuloy. Kundi ang bagong pagkataong nilikha ni Kristo sa ating bagong buhay. Life resurrected Christ. Ito sabi, Ezekiel 36:26. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso. O sino nagbigay? Ang Diyos, hindi ikaw. At lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa. Renewed spirit. Obedient spirit, hindi suwail. At aking aalisin ang bagong puso sa inyong katawan. So aalisin na yung pita ng laman sa atin. Yung gawa ng demonyo sa atin, yung lumang pagkatao, ipapako sa krus. Para hindi makakilos, paniwalaan mo na kapako. Paniwalaan mo na bago ka. Hindi ka luma. Pag iinom ka ng alak at maglalasing ka maniligarilyo, hindi mo gagawin. Bakit? Eh bago ka na eh. Yung luma ang gumagawa nun eh. Kaya ang isang sekreto para hindi tayo magkasala sa Diyos, ang salita ng Diyos nasa iyong puso at hindi ka magkakasala. Bakit? Halimbawa, nasa puso mo yung ano, huwag magnanakaw. Eh, nasa puso mo yun eh. So, hindi ka magnanakaw. Huwag mong pabayaan ng pagdalo o pagsamba. Sasamba ka lagi. Bakit? Eh, nasa puso mo eh. Hindi ka kukontra kasi nasa puso mo, bagong buhay na paiiralin mo. Pero kung hindi mo ilalagay sa bagong puso mo, susuway ka pa rin sa Diyos. Kikilos ang luma. Kasi nasa iyo, decision making. Hindi ka pakikialaman ng Diyos sa pipiliin mo. Kaya sabi niya, saksi ang langit at lupa sa araw na ito. Inaharap ko sa iyo ang pagpapala, tsumpa, buhay at kamatayan. Piliin mo yung buhay para mabuhay ka, pati binhi mo pagpalain magpakailanman. Kasi hindi makikialaman Diyos sa pagpili natin. Lahat ng pinili ng tao, ikaw may kasalanan, pinili mo yan eh. Ba't mo idadama yan Diyos? Pinapili ka nga. Tapos yung nagpapili sa'yo, dinamay mo pa. Ikaw, idamay mo sarili mo. Kaya ang tunay na sumasampalataya at tunay na nakakakilan, kailanman hindi tatalikod sa Diyos at kailanman mabubuhay siya sa bagong pagkatao. Kasi may kapangyarihan eh. May kapangyarihan ng salita ng Diyos na gumawa sa sumasampalataya. Pag sinabi ng Diyos na love accept all things, kahit ano nangyayari sa buhay mo, kasi yun ang nasa puso mo, tinatanggap mo. So walang regret, wala kang sisisihin, wala kang susumbatan. Tatanggapin mo lang. Bakit? Yun ang bagong pagkatao. Doon ka nabubuhay. Kaya habang nabubuhay tayo lagi sa bagong pagkatao, ang tawag doon, nagsasanay ka sa kabanalan. At pagkat banal lang yung bagong pagkatao, maraming luma, junk yun, basura yun eh. Katulad ng katawan. Yung katawan, basura yan eh. Nandiyan nananahan lahat ng kasalanan. Ay, ipinako ng Diyos. Ipinako ang kasama ni Kristo. Yung lumang pagkatao at yung gawa ng laman. Wala nang kapangyarihan. May bunga ka na sa ikababa na. So, sino ngayon nasisisihin mo? Pag napunta ka pa sa impyerno, ikaw. Hindi ka nabuhay sa bagong pagkatao. Nabuhay ka sa luma eh. Ang dali-dali lang namang mabuhay sa bago. Bakit? E di piliin mo. Lord, ano ba word of God dito sa sitwasyong ito? Sasabihin ni Satanas, "Hoo, word of God, wag na. Kaya-kaya mo yan dati. Ikaw na." Eh, ang galing niya sa sulsul eh. Tempter yan eh. Ikaw naman, pag nakumbinsin ni Satanas, oo nga no. Katulad ni Eva. Woo! Totoo ba yun? Pag kinain mo, mamamatay. Hindi nga eh. Pag kinain mo yan, mabubuksan ng pag-iisip mo. Malalaman mo'y tama't mali. Di katulad ka ng Diyos. Ayaw mo no, katulad ka ng Diyos. Di ba yung naginawa ni Satanas? Naging Diyos siya ng sarili niya. Kaya naging Diyos ng kadiliman. Nagkaroon tuloy ng away. Kaya sabi, kahit may katarungan, kahit meron sa lugar ng katarungan, merong kasamaan. Langit na nga yun eh, may lumabas na masama. Bakit? Pinili ni Satanas yun eh, na maging si Satanas siya. Lala na sa pagpili eh. Pinili doon ang mga hangal na wanted angels na sumama kay Lucifer. Mga hangal eh. Kasama mo na Diyos, humiwalay ka pa. Nanampalataya ka na, nagsisi ka na, tatalikod ka pa. Napakahangal mo. Minsan lang ang buhay. Hindi ito uulitin. Kaya mabuhay ka sa bagong pagkatao. At saka ito pa sabi niya, at aking aalisin ng batong puso
sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. So, sensitive heart. Isang nakakaunawa, laman na, hindi ba to? Malambot na puso na, katulad ni Kristo. Malambot akong puso ni Kristo. Learn from me. My yoke is easy. May malambot siyang puso. Aking ibibigay ang aking espiritu sa loob nyo. So, pwede nang ibigay ang Holy Spirit. Bakit? Malinis na eh. Banal na eh. Bago na pagkatao. Hindi pwedeng ilagay ang bagong alak sa lumang lalagyan. Yung dating pagkatao, sa dating buhay yon. Yung bagong pagkatao, bagong espiritu yun. Renewed na yon. So, pwede ka nang bigyan ng Holy Spirit. Para nang sa ganun, magamit na ng Holy Spirit. Pag pinili mong mabuhay sa bago, kikilos ang Holy Spirit sa'yo, madali mong magagawa utos ng Diyos. Aking at palalakarin ko kayo sa, ng ayon sa akin at inyo itong maisasagawa. So, kita mo, maisasagawa mo na, madali na. Kasi pinili mo na ibago. Pero piliin mo. Bakit nakukontrol mo yung gawa ng masama? Pinipili mo bago ka eh. Bakit yung iba hindi makapamuhay sa kabanalan? Eh, pinipili nila yung luma eh. Hindi pwedeng pagsamahin ng liwanag sa dilim, naghihiwala yun. Hiwalan di color sa puti. At kailanman hindi nanalo yung ano, yung kadiliman sa liwanag. Kahit nga yung ano eh, puwit ng alitaptap eh. Kahit ang dilim-dilim, isang puwit lang ng alitaptap, nagliliwanag na eh oh. Talo na agad ang dilim, kahit konting-konting liwanag lang, talo, dilim eh. Kaya hindi mananalo ang masama sa kabutihan. Sa umpisa, oo, mananalo. Sabi nga sa inyo, parang Fernando po lang yan. Eh. Sa umpisa, napanood mo yung trailer nung kay Fernando po? Pinasok niya yung lungga ng mga nagnakaw nung ano, santo daw, naging tunggaring. Sabi niya, sabi ng mga kontrabe, ang lakas ng loob mo, pinasok mo, teritoryo namin, nag-iisa ka. Hindi ako nag-iisa. May kasama ako, tatlo kami. Tumingin siya pali, wala naman eh. Niloloko mo kami. Inilabas yung shotgun. Ito yung isa. Oh. Tapos yung dalawang 45 dyan sa kanan at sa kalawang. Ito yung dalawa. Oh. Tatlo kasama ko. Di, sabi ni, ano, sabi ni Fernando ko, bibigyan ko pa kayo ng chance para may pag-asa pa kayo. Ibigay nyo lang yung ano, yung ginto ng santo ninyo. Solve na problema. Ikaw ang may problema, sabi nung isa. Kayang-kaya ka namin itong balito. Sabi ni Fernando, mabilis lang ang bunganga mo. Naku, nung kumilos siya, papapapapapa, ubos lahat. Siguro mga yun na nasa labas, 10, mga 5 sa loob, patay lahat. Ubus. Ubus na. Ay, mananalo ba sa bilis ng bala? Ang bilis ng bala. Kung yung mga, yung Thompson, di ba? 2,000 rounds per second? 2,000 na bala lalabas doon per second? Sa isang segundo, pwede lumabas 200 na bala. Sa 45, ano ba ang ano nun, ang rate, Albert? Matagal? Ilang ba sa cartridge, ilang bala man ang bala na 45 ngayon? Yung dati is 7. 7? Ay ngayon? Pang-8 chamber. Ngayon, 12, pang-13 chamber. Ay yung nasa chamber na naiiwan sa isa? So, 13 kaya mo patayan sa loob na isang segundo. 13, ay si Fernando mo lumampas. Eh, dalawa naman yung baril niya. Kaya nga. Eh, si Fernando po, ilan yun? Mga 15 yun, 4. Eh, kaso, dalawa naman 45 dala niya. Eh kung bago yun, eh, di lang yun. 26 ang dapat itumba nun. Patay lang! So ganun din ngayon eh. Sa umpisa lang naman tayo mabubugbog eh. Kasi makakagat ng ahas ang paa natin. Naglalakad tayo sa, ano, sa maruming mundo. Makakagat ng ahas. Pero dudurugin natin ang paa. Ay ang paa ay ang ulo. Hindi siya makakagat. Durog na ulo eh. So wala siyang magagawa sa atin kung sumasapalataya ka. Hindi niya kaya kagatin yung bagong pagkatawad. Ang laging kinakagat niya, yung pangal-pangal niyang lumang pagkatao natin. Pangal-pangal niya yun eh. Dala-dala niya yun eh. Kaya pag sinundot yung mga anak ng Diablo, sunod agad eh. Wala silang magawa. Sasabihin ng demonyo, depressed ka naman, may anxiety, di ka magbikti ka na lang. Oo ano, tapusin ko na to para matapos na yan ako. Wala naman nagmamahal sa iyo eh. Magwala ka na lang. Magpakasama-sama ka na. Ganon din naman yan eh. Hindi totoo yung sinasabi ng Bible. O, oh, diba? Yan ang madalas sabihin na matatanda, mga magulang natin. Woo! Papunta ka palang doon, pauwi na ako. Madalas ko yan eh, nung nangangaral ako sa mga magulang ko, sa mga kamag-anakan ko, mother side, father side, pinuntahan ko talaga sila. Marugdong pag nanasa ko, maligtas sila.
Pinupuntahan ko talaga sa bahay, kinakausap ko. Alam nyo, madala sabihin sa akin, sa'yo mag-sarili mo gawin yan, tinuturo mo sa amin, huwag sa amin. Matanda na kami, no? Alam na namin lahat yan. Nabasa na namin ang bahay. Papunta ka pala, pauwi na kami. Tsaka ikaw ang dapat sumunod niyan eh. May asawa ka. Ibinuko pa yung una ko naging asawa. Hindi niya alam, napikot lang ako doon sa sobrang guwapo ko. Napikot tuloy ako. Ewan ko ba, sabi ko, talaga mula noon. Sabi ko, Lord, ayoko na. ako nasisisi pa rin. Ako na, hindi nila nakikita yung bagong pagkatao. Luma eh. Luma, kaya dito madalas si persecute ako. Kung niloloko kayo niya si Buro. Nagpapaniwala kayo dyan, hustler sa sugal dito yan, ganito yan, ganyan, addict yan, ano yan, pusher, lahat ng kasamaan ibabato sa iyo. Kasi yung luma nakikita, kaya sabi, walang propetang pinaniniwalaan sa sariling bayan. Hindi paniniwalaan, hindi ka paniniwalaan. Kahit sa loob ng bahay mo, hindi ka tatanggapin. Si Kristo noon, hindi tinanggap. Pero pag may Holy Spirit na sila, bagong nila lang, ano ko, puro support naman sila. Katulad ni Judas, yung kapatid ni Jesus, si James, the brother of Jesus. Talagang ginamit ng todo sa Ebanghelyo. Nung magka-Holy Spirit na. Pero nung wala pa, makita mo na yung magic mo doon. Punta ka na doon. Passover ngayon. Sinusulsulan pa, di ba? Winawalang hiya pa niya si Kristo. Pero alam naman ng Panginoon yan eh. Alam ng Diyos lahat yun. Natatarok niya puso ng tao. Kaya nung sabihin niya, isa sa inyo dito magkakanulo sa akin eh. Eh si Pedro naman, pinatanong, tanong mo nga kung sino. Baka mamaya ako yan. Tinanong naman ni John the Beloved, sinabi ni Kristo sa kanya, yung isasawsaw ko dito sa grape juice, yung pagbibigyan ko, yun. So, ang nakakaalam si John the Beloved, yung iba, hindi naman narinig yung usapan. Kaya sabi na, ako ba yun? Ako ba? So, ibig sabihin, may sense of remorseful ng mga apostol. Ayaw nilang sila yun. Kaya sabi, ako ba yun? Ako ba yun? Para maunahan na siguro na huwag gawin. Baka ako yun ah. Oh, di ba? Pero so yung mga apostle talaga na yan, napakamasunurin nila. Isa lang talaga yung ahas. Kaya sabi ni Kristo, di ba't 12 kayong disipulo ko? Pero isa sa inyo is a devil. One of you is a devil. Noon pa sinabi na ni Kristo. Noon pa sana nagtanong na sila, sino yun? Di ba, hinintay pa talaga yung time ng breaking of the bread. Tsaka sinabi ni Kristo, o naganap naman. Di ba, pinag-aralan din natin yan doon sa ano? Sa Bible study, medyo gumaganda na yung prayer meeting natin. Pag ako nagtatanong eh, medyo nakakaroon ng asin eh, no? Nakakaroon ng diskusyon. Yung pagtitiwari, ganito, di ba? Maganda. Nare-realize natin yung mga maling aral. Bakit nagkukontrahan? Hindi nagkukontrahan ng Bible. At hindi mo pwedeng interpret ang Bible. The Bible will interpret itself. Ang Biblia, ngayon bibigyan tayo ng knowledge and wisdom. Paano natin ipaliliwanag yun? Na hindi magkontrahan. Kasi yung walang wisdom, magkukontrahan talaga yun. Wala sa masama makakaalam eh. Nasa ano yan eh? Sa Daniel 12. Walang masamang makakaalam na makakaunawa sa huling araw. Pero ang masama, hindi makakaunawa. Pero ang banal, makakaunawa ng lubos na pangunawa. Bibigyan ka ng kapahayagan, revelation ng Diyos, karunungan at kaalaman. Na hindi tayo madadaya ng maling aral. Ito sabi, Daniel 12:10. Marami ang magpapakalinis at magpapakaputi at magpapakadalisay. Ngunit ang masama ay gagawa ng may kasamaan. At wala sa masama ang makakaunawa. Ngunit silang pandas ang makakaunawa. So, ang makakaintindi lang talaga ng will of God o makakasunod, anak ng Diyos. Yung mga hindi talaga naging Kristiyano, hindi makakaunawa yun. Carnal mind yun eh. Walang Holy Spirit. Kaya, yung hinihingi ng Diyos sa atin, ipagpatuloy lang yung pagiging renewed heart. Yung isang bagong pagkatao. Sabi sa Luke 8:15, maging ganito tayo. At ang sa mabuting lupa ay ang mga pusong timtiman at mabuti.
na iniingatan ang salita pagkarinig at nagbubungang may pagtitiis. So yung mga pagtitiis natin dito, kakaunti lang yun kung ikukumpara mo doon sa grabing kagalakan ibibigay ng Diyos sa atin. Uncomparable yun, yung ibibigay na yun. Tiisin mo lang ng tiisin. Kasi meron naman mga tao na kapag titiis din eh, pero walang Holy Spirit, kaya bumibigay din. Hindi rin nila natatagalan. Madali mong malaman niya kung sino ang hindi Kristiyano o Kristiyano eh. Sa pagsasalita lang niya. Tignan mo, mag-discern mo agad yung lumalabas sa bibig niya galing sa dating pagkatao. Pero yung bagong nilalaman, malalaman mo rin. Para ka rin makakabasa ng puso at isip. Kasi magsasalit. Pag nagsalita lang, tsaka natin malalaman, tsaka yung ginawa niya. Yung ginawa niya, sinabi niya, doon tayo makakadiscern. Kasi hindi naman natin alam ang puso at isip eh. Ganon din si Lucifer eh. Yung ginagawa niya, tsaka yung sinasalita niya, doon siya nagdi-discern. E kung alipin niya tayo dati, yung kilos natin, bihasasin sa Satanas. At yung bibig natin, bihasasin sa Satanas. Alam niyo ba si Satanas, kahit tulog ka, bagawa ka ng kasamaan? Bakit? Sa panaginip, bakit ka nananaginip ng masama? Eh wala namang galing na masama sa Diyos. Sabi sa James, lahat ng bagay na mabuti nang galing sa Diyos ng ilaw. At walang masamang nanggaling sa Ama. Puro mabuti. Eh ba't nananaginip ka ng ano? Ng masama. Nakikipag-sex pa sa ibang babae na wet dreams pa yung mga binata. O ba't ganun? Miski ayaw mo, nailalagay din. Bakit? Unconscious ka, tulog ka eh. Hindi nyo ba alam na every 30 minutes nananaginip ang tao? Kaya thousands ang panaginip natin. Computin mo yun, sa 12 hours kang natulog, computin mo, divide mo ng 30, tapos i-multiply mo yun. Ilang panaginip. Pero ang ginawa ng Diyos, hindi mo maaalala lahat. Bakit? A burden yun. Biling mo kung aalalahanit, kung ba't iisipin, ang dami mong iisipin. Burden to the flesh. Kaya tayo nananaginip ng mga walang kabuluhan. Pag nananaginip ka, bunga ng kapaguran yun. Lagi ka nananaginip. Yung REM na tinatawag, di ba? Rhythm, ano tawag doon? REM? Eye movement? Ano tawag doon sa R? REM yun eh, eye movement. Rapid eye movement. Salamat, Dok. Yung rapid eye movement, galaw ng galaw yun, nananaginip ka noon. Every 30 minutes yun, nananaginip ka. O, hindi ang dami. Pero hindi niloob na ng Diyos na maalala mo pa. Pero kapag ang Diyos ang nagbigay ng panaginip sa mga matatanda, sabi, ang matatanda ay mananaginip. Yung mga bata, magkakaroon ng vision. Kapag matanda ka na, pag ang nagbigay ang Diyos sa inyo ng panaginip, may meaning, may message. Pero kung walang message sa matanda, wala yun, kapaguran lang yun. Hindi totoo yun. Kasi ang Panginoon noong araw, pag nagbibigay ng message through, ano eh, dreams eh. Tinan mo si ano, si Joseph. Mabuting tao si Joseph, pero sabi niya, pag nabuntis to. Hindi naman kami nag-date dito, nag-hotel, nabuntis. Teka, wala yan ko nga ito. Eh, nakikita ng Diyos yun. Ay, dinaglagay ng panaginip. Kay Joseph, na naginip. Sinabi ng anghel sa kanya, huwag mong iwala yan. Nabuo yung bata sa pamamagitan ng Espiritu Santo, nilimliman siya. O, di nalaman niya na. So, hindi na niya iniwan siya, no? Pero napakatindi ng hirap ng mag-asawa na yan. Pero mo, nagpatawag si Augustus Caesar ng ano, ng census, kasi kukuha lang ng tax sa tao, eh nasa Galilee sila, pagpunta ng Bethlehem. Bakit? Eh doon ipinanganak si Jesus Christ, eh. So sa Bethlehem pa pupunta, doon sila magpapaano, paparehistro para makakolekta ng tax ni Augustus. Pero mo, kagampanan ni Maria, isipin mo, ikaw yung buntas na manganganak ka na. Tapos, buti, nakasakay doon sa ano, sa kabayong ano, at donkey. Naglalakad si Joseph. Pero ang hirap nun, buntis ka na, para nakaangkas ka sa motor, ang hirap nun. Tapos pagdating dun, wala pang ano, hindi kayo transient. Walang available na motel. Buti na lang, may nagmagandang ano sa kanilang babae. Na, doon sa lugar na yun, kung nanginginain yung ano eh. Mga hayop sa bukit, ibig sabihin, walang isno. So hindi December pinanganak si Kristo. Nasa labas yung mga hayop eh. Eh kung may isno, din ang uhulit. Walang mapapag-anakan tuloy si ano nun. Si Maria, oh, may isno. So walang isno nun, maling-mali, hindi December eh. Kaya lang, isinabay nila doon sa Gadra. The sun Gadra.
December 25 kasi celebration ng mga pagan doon eh. Para ma-celebrate yun, sinusulan ni Satanas, yung may authority doon. O sige, gawin yun, December 25 yung kapangana, para ma-celebrate natin si Sun God, Diyos ng araw, si Ra. Ayun, si Ra ang mga ano nila, discarte nila. So tuloy natin ito mga kapatid. Sabi ng Ezekiel 11:19, at aking bibigyan sila ng isang puso at aking lalagyan ng bagong diwa ang loob nila at aking aalisin ang batong puso sa kanilang laman at aking bibigyan sila ng pusong laman upang sila'y magsilakad at sa aking mga palatuntunan at ganapin ang aking kahatulan at imaisagawa at sila'y magiging aking bayan at ako'y magiging kanilang Diyos. O yun ang Diyos ang gumawa. Kasi wala tayong magagawa eh. Walang taong pwedeng baguhin ang sarili niya. Ano sabi doon sa ano? Sa Jeremiah 13:23, ito sabi. Makapagbabago baga ang Ethiopia ng kanyang balat? Yung ban rapist? Hindi magiging rapist yun. Kahit nga lalaki doon sa Bilipin, nire-rape nun eh. Rapist kasi yun eh. O ang leopardo ng kanyang batik, kung magkagayon, makakagawa naman kayo ng mabuti na bihasang gumawa ng masama. Makakagawa ba ng mabuti yung dati pagkatao, isa na yun sa masama? Hindi pwede. Ecclesiastes 1:15. Ang baluktot ay hindi matutuwid at ang kulang hindi mabibilang. So baluktot nga yan eh, hindi matutuwid yan. Pero sa Diyos, pwede tuwidin. Kung payag kang magpatuwid, kung ayaw mo magpatuwid, eh, nananatili kang baluktot. Hindi ka na maitutuwid pa kailanman. Hindi ka papasok sa langit. Papasok lang sa langit yung na-born again. Yung nagkaroon na ng bagong pagkatao, bagong buhay, lumikha na ang Diyos ng bagong buhay sa kanya. Nilagyan siya ng renewed spirit, ibinigay ang Holy Spirit sa kanya. So may bunga na sa ikababanal. So mga kapatid, yan ang message ng Panginoon sa atin. Dako tayo sa breaking of the bread. Amen. Yung tingin nila kasi sa Diyos, yun ang pinagbabataya nila. Hindi nila alam na inilahad na ng Diyos sa Biblia ang pagpapakilala niya. At ibinigay sa Panginoong Jesus ang revelation, the last revelation ng Ama. At ang sino mang pahayagan ng anak, ang makakaunawa lamang makakakilala. Di ba madalas yan nakaka-encounter kayo? Pag gusto nyong ituwid yung pananampalatayang sinasabi nila, nagagalit sila. Tapos sasabihin nila, eh, irespeto mo ko. Kanya-kanya tayo ng pananampalataya, kanya-kanya tayo ng faith. Kahit anong turo naman na gawin mo, hindi nagsisink in. Bakit? Wala pang pananampalataya yun eh. Kasi kung binigyan na ng Diyos ng pananampalataya yun, hindi ko kontra sa atin yun. Sasakayon sa atin yun. Kasi there is only one man and God given that we might be saved in the name of Jesus Christ alone. Siya lang ang advocate. Siya lang ang namamagitan sa Ama at wala nang iba. Jesus is the way, the truth, and the life. He is the only way except a man be born again in the Spirit and accept Jesus Christ as his Savior and Lord, he shall be saved. Ngayon, ang pagkakaintindi nila kasi, yung tingin nila, ginagamit nila yung talinuhan nila, ganito ang Diyos, ito ang Diyos. Pag naman hindi ka naman gumagawa ng masama, hindi ka tumatapak sa mga tao, mabait ka, mabuti ka, o hindi ligtas ka na, hindi ko na kailangan ng iglesia. Hindi na kanya kailangan ng tumama pa, sumapi sa iglesia. Eh may inuutos sa Diyos na umanib ka sa mabuti. Ilagay ka sa kanyang iglesia. Tapos sasabi mo, hindi, pwede naman na solo. Yun yung ano mo eh, idea mo, kuro-kuro mo.
Hanggat hindi nagsisisi ang tao, ibig sabihin, nagpapalit siya ng kaisipan at piliin na niya na ang Bible ang basis ng lahat ng truth at mananampalataya sa salita ng Diyos, hindi siya makakaunawa talaga. Carnal mind siya. Hindi niya tatanggapin ang aral ng Diyos. Basahin natin yun na sa 2 Timothy 2:3-16 ang ganito. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos, napapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo ng nasa katuwiran. At mula sa pagkasanggol ay inyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadulong sa inyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. So ang pananampalataya kay Kristo Jesus lang para mailigtas ka. Kung hindi ka mananampalataya sa salita ng Diyos na si Kristo Jesus, hindi ka maliligtas. Kasi isa lang ang pananampalataya. Sabi sa Ephesians 4:1-4, basahin natin. Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon na kayo'y magsilakan nang nanarapat sa pagkatawag na sa inyo itinawag. Na sa buong kapakumbabaan at sa kaamuan na may pagpapahinuhod na magbanahan kayo ngayon sa pag-ibig. Na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. May isang katawan at isang Espiritu. Gaya naman ang pagkatawag sa inyo ng isang pag-asa, ng pagkatawag sa inyo, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Pati yung pag-asa, isa lang din yun. Kasi perfect ang Diyos eh. He is the author and the minister of our faith. Pag binigyan ka ng tunay na pananampalataya ng Diyos, walang makapagsasarado nun. Binuksan ka sa isang katotohanan ng walang makapagsasara. Kaya misan lang ibinibigay yun dahil sigurado yun. Yung isang pag-asa na yun, hindi mo pag ginawa, wala ka ng pag-asa. Kung ang pananampalataya mo ayon sa isip mo, sa kuro-kuro mo, wala kang pananampalataya. At meron talagang ganun, na meron talagang walang pananampalataya, sabi ng Diyos. Talagang may mga taong masama na walang pananampalataya, sabi yan sa 2 Thessalonians 3. Thessalonians 3:2. At upang kami ay maligtas sa mga taong walang katuwiran at masasama. Meron talagang taong walang katuwiran at masasama sapagkat hindi lahat ay mayroong pananampalataya. Meron talagang hindi bibigyan ng Diyos ng pananampalataya dahil yung taong yon talagang wala sa katuwiran at masama. Pero yung nakikita ng Diyos na talagang tutugon sa pananampalataya ay binibigyan niya yung genuine faith. Kaya makita nyo, yung mga iglesia nung araw, kahit ipakain sila sa leo, sa tigre, payag silang mamatay. Kahit ipako sa krus, balata ng buhay, o sunugin sila doon, o ipakain sa kung ano-ano, at ilubog pa sa kumukulong langis. Si John the Beloved pala, gustong ilubog sa kumukulong langis, eh, sabi sa history. Hindi naman nila kasi mapatay-patay. Ang ginawa lang nila, in-exile na lang, para si Jose in-exile sa dapitan, sa Patmos. Eh nung pala, may will of God doon, sa Patmos ibibigay yung revelation. Kaya pala hindi mamatay-matay at dinala doon sa Patmos, doon ipakikita ng Panginoon ng revelation. Yung buong Apocalypse, ibinigay kay John the Beloved. So isa lang ang faith eh. Hindi tayo pwedeng magkamali eh. Walang ibinigay na daan ng Diyos na ikaliligtas na tao only in the name of Jesus Christ alone. Pero pag naligtas na tayo lahat na sa langit na, papalitan na yun. Bakit? Eh sino pa ililigtas? Ligtas na lahat. So papalitan na yung pangalan Jesus. Yun ang hindi natin alam sa ngayon. Yun ang suspense na hindi pumasok sa puso ng tao, sa isip natin, ano yung pangalan na yun? Doon pa natin malalaman yun. Kaya mithiin mo makapunta doon. Kasi manimiss mo yung pangalan mo bago at yung bagong pangalan ng Panginoon Jesus. Yung Ama forever yun eh. Siya'y walang anyo ng pagbabago, sabi sa Hebrews. Ang Ama, walang anyo na pagbabago. Si Jesus Christ nga, nagbago pa. Siya yung salita ng Diyos, naging tao eh. Pero ang Ama, hindi. Ang nananatiling Ama at hindi mapapalitan ang pangalan Ama forever and ever. Pagpunta natin sa langit, meron isa doon na matanda. Yun ang Ama. Meron tayong kuya doon, si Jesus Christ, na meron, butas ang kamay. Tayo, wala namang butas ang kamay natin eh.
Dito sa lupa, butas ang bulsa natin eh. Tatakpian naman ng Diyos yun para hindi matlaglag yung ano. Bibigyan ng Diyos yun, bulsa natin. Pag hinanap po ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran, dadagdagan yung bulsa mo ng maraming dagdag. Kahit hindi ka pa humihingi, dadagdag na. Sabi niya, dadagdagan eh. If you seek first the kingdom of God and all it, everything else shall be added unto you. Maliwanag yun, sabi ng Diyos, it will be added unto you. Kasi tinanggap mo yung nagdadagdag, dadagdagan ka. Pero kung wala sa iyo yung nagdadagdag, ano yung dadagdag sa iyo? Wala yung source eh. Ano ibibigay sa iyo? Yung nag-aakalang meron siya, kukunin pa. Ibibigay doon sa meron na. Kasi meron nag-aakalang may pananampalataya siya, pero tignan mo, kumukontra sa Word of God. Kinukontra. Saka kahit sabi ng Diyos, pag kayo naghayag at simansang ayo sa inyo, kakampi natin yun. Pero pag lumalabas sa inyo, kalaban natin yun. Dahil nangyari na rin yung araw yun eh. Nag-preach, may iba na nag-preach talaga na, may ibang ibanghelyo na. Si Kristo na ang nagpapahayag ng ibanghelyo, may ibang ibanghelyo na. Sabi ng mga alagad, Panginoon, ba't ganon? Kasama ba natin yan? Wala akong namumukhaan yan. Sino ba yung mga yan? Bakit ipinipreach ka? Hindi naman natin kasamaan. Hayaan mo sila. Yung hindi laban sa atin, kakampi natin. Kasi hindi naman basta magsasalita yan ng laban. Lulutang din yan kung kalaban niya, magsasalita ng masama. Para si Lucifer lang yan, sa umpisa, banal. Pero darating araw na talagang hindi pala banal si Lucifer, si Satanas pala siya. Darating yung araw na yun eh. Kaya ang ginagawa naman ng Diyos sa atin, binigyan tayo ng mahabang-mahabang pagtitiis na galing sa Espiritu Santo. Kasi ang pagtitiis natin, walang hanggang to, hanggang buhay ka. Magtitiis ka. At magiging perfect ka pag nakapagtiis ka na. Sabi sa James, ito yung pagpapatunay na ikaw ay magiging ka na at walang kakulangan sa pamamagitan ng pagtitiis. Kaya sabi, hindi lamang sa pananampalataya, kundi makipagtiis din naman tayo kay Kristo. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, hindi lang sumampalataya, makikipagtiis. Magkasama lagi yun, hindi pwedeng paghihiwalay yun. Para sa pasimula ng ano, yung pagsisisit pananampalataya, hindi pwedeng paghiwalay yun. Hindi ka tatanggap ng pananampalataya ang galing sa Diyos na hindi ka makikita ng Diyos na tunay ka nagsisisi. Kasi kita ng Diyos sa puso at isip natin, alam niya kung hindi ka nagsisisi, hindi ka bibigyan ng gift of faith. Kasi kaloob yung faith, it is a gift of faith. Eh, hindi ka naman talaga nagsisisi. Paano ka bibigyan ng tunay na pananampalataya? Pag tinanggap mo naman ang tunay na pananampalataya, eh walang makakapagsarado nun, hindi ka madideceive na kahit ano. Discern mo lahat ng sa kalaban o hindi. Meron tayong malakas na anointing, sabi sa 1 John 2:27. At tungkol sa inyo, ang pagkapahid na sa kanya inyong tinanggap ay nananahan sa inyo at hindi nyo kailangan kayo turuan ng sino man. Ngunit kung paanong kayo tinuturuan ng kanyang pahid tungkol sa lahat ng mga bagay at siyang totoo at hindi ka sinungalingan at kung paanong kayo tinuruan ito, gayon kayong nananahan sa kanya. Kaya nananahan ang Espiritu Santo sa atin, nananahan din tayo sa Diyos. Ang salita ng Diyos, itinatanim sa puso natin para hindi tayo magkasala. Pag ang lahat na ng utos ni Kristo na itanim na natin sa puso natin, magiging perfect na tayo sa lahat ng bagay. Kasi hindi na tayo natitiso sa salita. Lahat nagagawa na natin. So nagiging katulad tayo ng Panginoong Jesus na walang kasalanan. Kasi nabuhay ang Panginoong Jesus as a normal person eh. Katawan lupa nga eh. Katawan tao. Kaya tinempted ni Satan, akala niya makakalusot siya. Hindi niya alam ang buong kapuspusan ng Diyos na kay Kristo. Tayo hindi eh. Pakapra-kapraso lang. Regeneration, process, unti-unting pagpapabanal. Unti-unting pagtatanim ng bawat salita ng Diyos na kapag naitanim na lahat sa atin, darating na ang Panginoon Jesus. Perfect na talaga tayo. We are like Jesus Christ, kaya hanggang sa abutin natin lahat, sabi sa Ephesians 4:13. Merong aabutin tayo eh. Tayong lahat, aabot tayo doon.
Pagdating ng Panginoong Jesus, perfect timing yun. Hindi pa bababain ng Ama yun na hindi perfect ang timing na tayo lahat na inabot na natin itong dapat abutin. Ito sabi, hanggang sa abuting natin lahat. So nilalahat na tayo ng Ama ang pagkakaisa ng pananampalataya. Yung pagtitiwala natin sa salita ng Diyos, yung pamumuhay natin sa Word of God, magkakaisa na tayo lahat dun. Ang pagkakaisa ng at ang pagkakilala sa anak ng Diyos. Hanggang sa lubos na paglaki ng tao. Kasi nagsimula tayo sa pagiging sanggol eh. Pinainom tayo ng gatas ng salita ng Diyos eh. Hanggang sa nag-mature na tayo, kumakain na tayo ng karne, mga solid food, kumakain na tayo na mahihirap sundin. Lalo na yung love your enemies. Tapos pakainin may kaaway mo. Pray for those who persecute you. Love those who hate you. Yan ang mga talagang grabing pagkain yan. Napakahirap yan. It will go against the nature of man. Pokontra yan sa ating kalooban, sa ating pagkatao. Eh, biruin mo, normally, ang kaaway, tooth for tooth nung araw eh. Diba? Ngipin sa ngipin eh. Mata sa mata. Gagantihan mo yung kaaway mo, eh hindi na eh. Iba na ngayon eh. Isang bagong aral na ibinibigay sa atin ng Panginoon eh. Ibigin nyo sila kung paano ko kayo inibig. Eh, paano ba inibig ng Panginoon tayo nung tayo'y makasalanan pa? Kaya iibigin mo tao na siya'y makasalanan pa. So, hindi mo gagantihan eh. Mamahalin mo yung kaaway mo. Doon naman ang patutunayan na anak ka ng Diyos. Talaga nagaganap mo yun. Kasi napakahirap gawin nun. Ang may Espiritu Santo lang makakagawa nun. Kaya yan ang test sa atin eh. At yung test na yan, nasa loob pa ng bahay. Nasa loob ng bahay mo pa. Hindi ka nalalabas eh. Doon sa loob lang, te-testingin ka eh. Katulad ng pag-testing sa Panginoong Jesus, sa saliling kanya, sa bayang Israel. Pumunta siya ng ganang kanya, hindi siya tinanggap ng kanya. Ipinapako pa sa krus. Ginulpi pa, nilatigo pa, lahat-lahat pa ng paninira. Kaya sabi niya, siya'y uod eh. Meron siyang parang nag-ilus sa uod na pinandidirihan ng uod. Di ba pag nakakita ka ng uod, mandidiri ka? Lalo yung mga patay na uod sa aso, baho-baho. Ganun siya, pinandidirihan. Wala naman siyang ginagawang masama. Pero kita mo ginawa sa kanya ng mga tao. Yung sariling kanya, hindi siya tinanggap. Nilapastangan pa siya. Ganun din tayo. Kaya sabi na Diyos, mapahalad kayo. Pag nilalapastangan kayo, inaaba kayo ng mga tao, pinagsasalita kayo ng masama, wala naman kayong ginagawa masama. Wala naman yung ginagawa sa kanila, pero galit na galit sila sa inyo. Namumuhi sila sa inyo. Pagkat ako'y unang kinamuhian eh. Ganun din kayo. Hindi kayo taga-sanlibutan eh. Kaya hindi matitigil ang persecution. Bakit? Eh, nandiyan pa yung persecutor eh. Satan is the persecutor of the brethren. Ang nagpe-persecute, hindi tao. Si Satanas. Naghahanap siya ng tao, kukunin niya para i-persecute ka. Yung magandang ahente niya, ang dahil mga Mossad na ahente yan si Satanas. Mga CIA, Mossad, mahuhusay yan. Kapag nakakita siya, naku, guguluhin kayo niyan. Hindi ka tatantanan. Ang hindi niya alam, nakakabuti sa atin yun kasi mapalad yung natitiis ng tukso. Pag siya'y nakapasa doon, tatanggap siya ng putong ng buwan. Ginagamit ng Diyos din si Satanas eh, para tayo pagpapalain. Yun ang isang pagpapalang binibigay ng Diyos sa atin na pinahihintulong niya sa tanya si Satanas na i-persecute tayo. Lahat ng tao na kapaligid sa'yo, ipipersecute ka. Yung boss mo sa opisina, yung best friend mo, nanay mo, tatay mo, kapatid mo, asawa mo, mga anak mo, gagamitin niya. Para ma-prove na tunay ka. Kasi kailangan maging ginto ka eh. Nasa huling panahon tayo, nalulutang na pagkaginto. Sabi sa 1 Peter. Sabi sa 1 Peter 1:6-7 na ito ang inyong totoong ikinagagalak. Bagamat ngayon, sa sandaling panahon, kung kailangan ay pinalumbay kayo sa mulit-muling pagsubok. So, mulit-muli yan pagsubok na agad nabubuhay tayo. Mulit-muli yan. Paulit-ulit lang yan. Patindi ng patindi yan. Nakapasa ka sa ganitong grade o another grade na naman.
Ganun talaga yan eh. Level 1 ka na, level 2, level 3, level 4, level 5. Hanggang sa makakalaban mo na yung monster. Hanggang sa mapatay mo na yung monster. Ganyan sa computer, di ba? Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at kaluluwalhati at ikararangal sa paghahayag ng Panginoong Jesucristo. Kasi kailangan makakuha tayo sa rapture eh. Hindi ka naman makukuha sa rapture kung hindi ka mababanal. Paano ka mababanal? Dadaan sa apoy. Baptism of fire. Aalisin yung dumi sa iyo. Tatalakayin ka. Masakit yun. Ooperahan ka eh. Sabi, ang salita ng Diyos ay napakatalas. Na double-bladed sword na humihiwa ng espiritu sa kaluluwa ng kasukasuan. Talagang ihiwa na eh. Talagang mararanasan mo na matitiisin mo talaga yung hirap. Sa katawan, sa kaluluwa, sa espiritu. Titiisin mo lahat yan. Ganun ang ginawa ng Panginoong Jesus. Sa espiritu, sa kaluluwa, sa katawan, grabing pagtitiis. Pero nagtagumpay siya. Kaya sabi, cheer up eh. Dito sa mundo, marami kayong kapigatian. Pero cheer up. Kasi nagtagumpay ako, tagumpay din kayo. Kung paano nagtagumpay ang ulo, tagumpay ang katawan. Kaya rejoice lang tayo eh, sa lahat ng ikagalak mo yan. Yung mga hirap na yan, kasi pag tiniis mo lahat yan, tatanggap ka ng putong ng buhay. So the name of the game is tiisan. Mahabang pagtitiis ang kailangan. Yan ang binigay sa ating bunga ng Espiritu eh. Sabi sa Galatia. Galatians 5.22 Dadapot ang bunga ng Espiritu yung pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahilot, kagandahan loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. So isang buo yung bunga na yan. Hinihinog yan kasi bunga eh. Huwag mong hayaan mabubot o mabulok o malaglag sa lupa yung bunga. Hinihinog ang bunga eh. Parang pagmamahalan yan eh. Pag-ibig, bunga yun eh. Diba, halimbawa, asawa mo, hindi mo naman talaga mahal noong una. Bakit ngayon mahal mo na? Pag-ibig na ng Diyos. Dati pag-ibig ng tao, eros kung tawagin. Romantic love lang. Nagka-crush ka sa kanya, nagka-crush siya sa iyo, nagligawan kayo, nagmahalan kayo, na-develop ang emotion ninyo. Eh bakit habang tumatagal ko mo Kristiyano kayo, para yung alak sa kanahan? Sabi nung administrator, marami na akong na-administrate na kasalan eh. Pero pag tumatagal na languna ang mga tao, hindi na alam kung ano yung masarap o hindi masarap, nalalasing na. Pero sa inyo, hindi, sa simula eh, masarap hanggang sa dulo. Ganun ang pagmamahala ng Kristiyano. Hanggang sa dulo, walang tigil ang pagmamahala natin. Love never fails. Kasi binigay ng Diyos sa atin yung pananampalatayang tunay. And love will never fail. Hindi magpe-fail ang pag-ibig. Kaya makita nyo, kahit anong pagsubok sa inyo, kahit anong pag-ano ni Satanas sa inyo, nalalagyan tayo sa isip ng masasamang kaisipan, mga bagay. Nakakagoyo siya, pero hindi siya nananalo. Panalo lagi ang Diyos. Kasi hindi tayo pinababayaan ng Diyos. At kailanman, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sapagkat yung pananampalatayang ibinigay na misa, forever and ever yun. Sabi sa Jude. Jude 3. Mga minamahal, samantalang ako'y totoong nagsisikap sa pagsulat sa inyo tungkol sa kaligtasan natin lahat, ay napilitan akong sumulat sa inyo na inaaralan kayong makipaglabang masikap dahil sa pananampalataya na ibinigay na minsan at magpakailanman sa mga banal. So alam ng Ama yun eh. Kung sino yung babanalin niya, ibibigay niya yun minsan. And that is forever na. He is the author and the finisher of our faith. Nung simulan ka ng Diyos, tatapusin ka niya. He is the Alpha and the Omega. Hindi tayo ibibitin ng Diyos. Hindi tayo pababayaan kailanman. Look, I will never, never leave you till the end of time. Ang importante lang, maging alagad ka ng Panginoong Jesus. Piliin mo na maging alagad ka ng Panginoong Jesus. Piliin mo lagi, araw-araw.
na ang salita ng Diyos ipapamuhay mo. Bawat sitwasyon, kailangan ma-practice mo sarili mo. At yan ang practice ngang ginagawa ng Diyos sa atin sa huling araw. Mahihirap na ano na, na pagsubok na ibinibigay sa atin. Kasi patapos na eh. Patapos na, isinama na niya nga buong sanlibutan eh. Kaya nga nagpe-pray na iglesia ngayon na ang lahat ng mga anak ng Diyos sa buong mundo ay makaunawan at makakilala ng para mapabilang na doon sa kumpletong bilang ng mga hentil na pinupuno. Para na sa ganun, pababain na siya ng pangit ng Ama. Kasi nagpe-pray pa rin ng Panginoong Jesus na matapos na rin eh. Hindi pa siya tapos ng pagtatrabaho, sabi ng Diyos. Ako'y gumagawa hanggang ngayon, gumagawa ang Ama, gumagawa ako. Kaya gumagawa tayo, tsaka pa tayo magpapahinga. Maliban na lang, kung mamamatay ka, pagpapahingahin ka muna ng Diyos. Kaya may tinamaan ng unbeliever doon sa lapid eh. R.I.P. Rest in peace yun. Tama yun. Banal ka man, hindi ka banal, rest in peace yun. Pinagpapahinga ng Diyos yun. Yung iba, nando sa Hades, pinagpapahinga. Yung iba naman, nasa langit. Hindi natin alam kung sa portion ng langit, inilagay ng Diyos, tayo mga banal. Pero doon sa tribulation, sinabi, nasa ilalim ng ano, altar ng Diyos eh. Kasi doon sa langit, meron ding Ark of Covenant doon eh. Nandun din ang high priest eh. Doon sa ilalim ng ano na yun, sa altar, nandun yung mga kaluluwa ng pinutulan ng ulo. Mga tribulation saint. Eh tayo, yung mga namamatay dito, saan kaya nilagay ng Diyos yun? Nandun din kaya sa ilalim ng ano yun? Ang sinabi lang doon, nakita ko yung mga kaluluwa ng pinutulan ng ulo. Hindi naman sinabi doon, pati kaya nga yun ang isa pang mystery, sa kaya nilagay ng Diyos yun? Tiyak na sa langit yun, kasi sabi, ang matuwid pataas eh. Ang masama, pababa eh, sa Hades ang punte. Yun ang isang mga mystery na hindi pa rin nasasagot eh. Pero malalaman lang natin yun, pag nasa langit na, hindi ka na naman magtatanong. Kaya dito sa lupa, magtanong tayo. Mag-iisip na naman ako itatanong sa inyo sa Webis. Nauubusan na rin ako ng tanong eh. Kaya mga kapatid, there is only one way. Sabi ng Romans 10:17. Kaya nga ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. So walang ibang faith eh, kundi si Kristo. Para magkaroon ka ng pananampalataya, makinig ka at magsusugo ang Diyos ng tagapagturo para yung mapapakinggan mo na yon darating sa iyo pananampalataya. At ang pananampalataya niyan kay Kristo Jesus. Solid yun kay Kristo Jesus. Kaya isa lang ang faith eh. Hindi pwedeng ang ginawa ng iba, ginamit ni Satanas. Ginamit ng mga fallen angels para magdeklara sila ng ibang pananampalataya, ibang ebanghelyo. Katulad ni Bahay Faith, ang faith niya kay Bahay. Faith ni ano, ni Confucius. Faith ni Gautama Buddha. Faith ni Muhammad. Faith ni Tao, Taoism. Faith ni Zoroaster, ang dami. Ang gumawa naman ng ibang faith, itong Iglesia ni Cristo at Roman Catholic. Ngayon, yung Roman Catholic talaga anti-Kristo kasi nagkunwaring sila kay Kristo. Kasi ang ibig sabihin ng anti-Kristo, instead or against it. Di ba, Kristiyano rin sila kung tawagin, pero they are against Jesus Christ. Pero Kristiyano sila. Ngayon, ipinagsama, kaya nasa paan ng ano, magkahalo na yung clay at iron. Yung nakita ni Daniel, na una, gold, di ba? Silver, bronze, tapos sa paa, iron. Sumunod, magkahalo na, clay, at saka iron. Pinagsama yung tunay na Kristiyano ngayon, at saka yung mga peke. So, ang makakadisen lang nun, yung tunay na anak ng Diyos. Yung mga peke, akala nila, Kristiyano sila. Sa Europe nga, ang daming sarado na daw na Kristiyano. Hindi, Catholic yun eh. Hindi naman Kristiyano yun eh. Yung ginawang ano na lang, laro ano mga ano, playground. Diba yung mga ano nila, sino ba nagtanong sa LCJ? Nakita ko yun, napanood ko yun eh. Yung mga simbahan nila, sabi wala na daw Kristiyano. Kristiyano ba yun? Nakita mo, ano nga eh, simbahan ng mga Katolik din eh. Kasi pinaghalo nga ang Kristiyano sa Katoliko. Nag-disguise nga eh. Nag-disguise ang Katolik na sila'y Kristiyano. Eh tayo, hindi tayo pwedeng mag-disguise eh. Sabi ng mga apostol eh. Yung aming nakita, yung aming narinig, ipinapatotoo namin. Kaya kung hindi namin sasabihin yun, magiging sinungaling kami. Kaya hindi tayo nagsisinungaling, ipinahayag natin. Kasi meron tayong responsibilidad na
ituwid ang maling pananampalataya. Pag mali ang pananampalataya, kailangan ituwid. Tayo yung magtutuwid noon, sabi sa 2 Timothy 4:2. Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa hindi kapanahunan, sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod ng pagtuturo. So sumawata ka, sumaway ka. So kung meron tayo nakitang maling pananampalataya sa kapatid natin, sawatahin mo yun. I-rebuke mo siya. Open rebuke is better than secret love. Ngayon, kung sa una at sa makalawang pagtutuwid mo sa maling pananampalataya niya ay ayaw, takwil mo na. Ngayon, kung matigas ang mukha ng Kristiyanong ito, na talagang ang tigas ng mukha, may sinasabi yung pagtuturo niya, no, pagre-review ka Diyos. Titus 1:13. Ang patotoong ito'y tunay dahil dito'y sawayin mo'y mung may kabaksikan sila. So yung matigas ang mukha ng Kristiyano, pag sinasaway mo, may kabaksikan ang gawin mo kapag matigas ang ulo. Upang magpakagaling sila sa pananampalataya. Kasi ang purpose mo talaga, agawin sila sa apoy ng impyerno. Para maging magaling ang faith nila. Pero dun sa mga ayaw talaga ba, sabi sa Titus 3:10, ganito gawin mo. Teka, sandali, yung Bible ko, parang ano na yun, lugmok na sa dose. Hindi na makuha, oh. Titus 3:10. Ang tao may maling pananampalataya pagkatapos ng unang ikalawang pagsaway, itakwil mo. So, huwag mo nang ibigay yung perlas dyan. Baboy at aso na yan, eh. Nasa scoffers yun, eh. Sabi sa Proverbs 9. 9:8 yata yun. Na huwag mong ibigay sa aso yung mga dapat sa perlas. Huwag mong ibigay sa baboy o sa aso, lalapahin ka niyan. Nagagalit siya yan. Sa Proverbs 9 yan tayo. Yung tungkol doon sa mga scoffers. Proverbs 9:8-9. Huwag mong sawayin ang manlilibak. Baka ipagtanim ka niya. Yung manlilibak, scoffers yun eh. Yun yung hindi naniniwala sa Bible. Woo! Noong nyo pa sinasabing babalik ang Panginoon eh. 2,000 years ago hanggang ngayon, wala pa yan. Niloloko nyo kami. Yun ang mga manlilibak. Sabi, huwag mong sawayin daw yung scoffers yung manlilibak. Baka ipagtanim ka niya, sawayin mo ang pantas at iibigin ka niya. So sawayin mo yung kapatid mo. Pag talaga pag nakikita mong may mali ang pananampalataya, sawayin mo. Lalo tayo mga magulang sa ating mga anak. Pero pag isang beses, dalawang beses na pagsabihan mo at tigas pa rin ang mukha, takwil mo na, ibig sabihin, bigay mo na sa Diyos. Wala, Diyos na bahala dyan kasi ayaw nga, ang tigas ng mukha eh. Turuan mo ang pantas at siya'y magiging lalong pantas. Iyong suruan ng matuwid at siya'y lalago ng pagkatuto. A wise man accept counsel. Kaya malalaman mo kung wise man yung ika-counsel mo eh. Yung re-rebukin mo, sasawayin mo, nakikinig sa'yo, at napapalapit talaga siya. Ibig sabihin, mahal mo eh. Kaya mo siya tinutuwid, mahal mo siya. Eh kaso nami-misinterpret, ayaw siyang pakialaman. O dun mo naman malalaman kung talagang matigas ang mukha niya. Magiging Proverbs 29 yan. Proverbs 29:1. Yun naman ang delikado, yung Proverbs 29:1. Ang madalas na masaway na nagpapatigas ng kanyang leeg, biglang mababali at wala ng kagamutan. Yun naman ang mangyayari. Proverbs, ano rin yun? Meron doon sa Proverbs 1. Yung ako'y tumawag, hindi kayo nakinig. Hindi kayo tumanggap na, at sa araw na kayo ay tatawag sa akin,
Hindi ako sasagot. Sa araw na kayo ninenervyos at natatakot, pagtatawanan ko kayo. Meron ganun sa Bible. Kasi tapos na yung grasya. Ganun lang nangyari noong panahon ni Noah. Ang tagal nagpipreach si Noah na uulan, babaha, delikado, kailangan sumakay tayo sa barko, magsisi tayo. Pinagtatawanan siya ng mga tao. Kaya sabi mo, si Noah, grabe pagtitiis nun. 900 years, halos na buhay yun eh. Bili mo tiiis. Siya lang ang banal doon sa ano eh. Sa mundo eh. Tsaka yung mga anak niya. Eh biruin mo yun, ilang 900 years ka nagtiis. Buti nga tayo, maximum 120 na. 70 nga, kung sinuswerte, 80 ang tiisin. Sila grabe mga tiisin, ang hahaba ng panahon ng araw nila. Si ano yata, 965 si Matusele. Siya yung pinakamahabang na buhay. Magandang mabuhay ng mahaba kung ang katawan mo, okay. Nasa kondisyon ng isip mo, nasa kondisyon ng katawan mo, nagpapaksyon ng normalente. Pero yung may sakit ka, lalo pag nag-iitan, tayo lahat, kung hindi high blood, may diabetes, may arthritis. Kaya nga ang kwentuhan, kapag nagkukwentuhan, tatanungin isa, ano ang maintenance mo? Abi nung isa, amoy efficacent. Wala na, ang matanda, ang amoy, ang pabango, efficacent na. Wala, eh talagang ganun. Masasakit ang kasukasuan mo. Hanggat hindi ka nagbabago ng kakainin, ako patuloy yan, lalo yung mga laman loob, yung mga karne, baboy. Patay kang bata dyan. Wala kang kakontrol-kontrol. Meron nga sa TV ako napanood nung isang gabi, sa balita, sabi niya, ako nga lagi kilawin ang kinakain ko, isang punta ko na, wala naman nangyayari sa akin. Ba nangihikayat pang kumain ng baboy? Puro kilawin pa yon, hindi niluto. Ha? Talagang kinakain, para mga hapon, puro hilaw ang kinakain. Mga sushi. Ano ibig sabihin ng sushi? Ano pala yun eh? Sour. Yung ano, sour. Ano ba sour? Maasim. Naasim. Medyo maasim-asim yung ano na yun. Hilaw na maasim-asim. Kaya usually sila, cancer of the stomach, mga, makita nyo yung kinakain nila, mga buhay na pugita. Makita mo, gumagalaw pa sa mga. Grabe. Kaya kita mo, mga sakit nila, cancer of the stomach, ay, ang dudumi nung buhay yun eh. Lahat ng microorganism nandun eh. Pati virus, bacteria nandun. So mga kapatid, ito nga pinapaliwanag sa atin ng Diyos na huwag tayong bibitaw sa panan. Isa lang ang faith. Ituwid natin yung mga matatanda, yung mga ang hirap ang turuan niya, pero ituwid natin. Eh, meron tayong responsibilidad sa mawata. Magturo, i-correct. Kasi pag hindi natin ginawa, hindi natin ginagawa yung ating ano mandate. May mandate tayo na heal the sick, preach the gospel, heal the sick. Eh yung mga nabubulagan, kailangan makakita. Eh kung ayaw nila makakita, di huwag. Pero ikaw nakakakita, gawin mo itong kulin mga kapatid. Kaya, amen. Dapat tayo sa breaking. At ang wakas, ang kasalukuyan at hinaharap. Lubos kayong magtiwala sa akin. Amen. Yun ang pinakamagandang sinabi ng Diyos sa atin ngayon. Lubos tayo magtiwala sa Kanya. Kasi alam nyo, minsan, may mga Kristiyano na nami-misunderstood ang Diyos. Katulad ni Habakuk. Si Habakuk, isang propeta yan. Nung masakop sila ng mga Chaldean Empire, napakasalbahin ito mga Chaldean Empire na ito eh. Ito rin yung Babylonian Empire, ito rin yung mga Akkadians, Assyrians, ito rin ang mga Neo-Babylonian Empire. Ito yung nasa Mesopotamia na ngayon, yan ang Iraq. Ngayon, napakasalbahin nila. Nakikita ni Habakuk na inaapi ang bayang Israel. Sabi niya sa sarili niya, Panginoon, ba't ganun? Pinabayaan mo ang bayan mo na maapi. Tapos wala kang ginagawa. Ang akala ni Habakuk, walang ginagawa ang Diyos. Alam nyo, God is good all the time. Katulad nitong pandemic na to. Alam nyo ba na may magagandang ginagawa ang Diyos sa atin sa pandemic na ito? Kailangan lang makita ng mata mo, ng spiritual na mata mo, kung ano ginagawa ng Diyos. Hindi nakita yun ni Habakuk. Pero sa bandang huli, na-realize niya, tama ang Diyos pala, gumagawa pala ang Diyos. Kahit nasa kadiliman, gumagawa ang Diyos. Nagliliwanag siya.
Kaya lang din nakita ni Habakuk, prophet pa naman siya. Si Elijah, ganun din, natatandaan nyo nun. Nung sumasamba ang mga Israelites sa kay Baal, tinutugi si Isa, si Elijah. Akala ni Elijah, paubos na sila. Kaya sabi niya, Panginoon, ako na lang ang natitira na. Lahat na sila, wala na. Ano sagot ng Diyos sa kanya? Hindi, nagtira ako 7,000. 7,000, Elijah, hindi mo lang nakikita. Kasi pag may nagaganap na masama sa buhay natin o sa paligid natin, akala natin walang ginagawa ang Diyos. Katulad din ni Hezekiah. Si Hezekiah, ano to eh? Napaka mabait na hari nito bayang sa bayang Israel. Sinusunod niya lahat ng kalooban ng Diyos. Pinagpara siya, pinayaman siya. Ngayon, nung yumaman na siya, lumaki ang ulo niya. Nakalimutan niya ang Panginoon, nagkasala siya. Pinabayaan siya na ngayon ng Diyos. Nung pinabayaan siya ng Diyos, nagkaroon siya ng sakit, nagkabungo siya sa ikamamatay. Tapos, na-realize sinabi kasi ni Isaiah sa kanya, mamamatay ka, haring niya si Kaya. Sabi niya, sabihin mo nga sa Panginoon, patawarin niya ako, tapos nagsisi ng tolo siya si Kaya. Nakita niya Diyos ang pagsisisi niya, binigyan pa siya ng 15 years. So, maraming mga man of God na nami-misunderstood ng Diyos sa gitna ng mga kabagabagan. Katulad ngayon, pandemic. Tignan natin kung ano ginagawa ng Diyos ngayon. God is good all the time. Kasi lahat ng bagay na mabuti gagawin ng Diyos sa atin. Kahit masama ang paligid, kasi ibinigay na nga sa masama ang mundong ito eh. Pinag-aarihan ng... Hindi nyo napapasin ngayon, sakop tayo ng ang empire ng mga virus. Empire din kasi buong mundo eh. Pag sinabing empire kasi malawak na pagsakop. Kasi kapag epidemic, isang bansa lang yun. Pag pandemic, buong mundo. Ganon din ngayon eh. Yung nagiging empire nung araw, yung Babylonian Empire, buong mundo rin, sakop nila yan. Roman Empire. Naging imperyo na empire. At ang sumasakop ngayon sa mundo, virus empire. Ngayon, yung virus empire na yan, naganda lumalabas na ginagawa ng Diyos sa atin. Ang isang pinakamagandang ginagawa ng Diyos sa atin, binabanal tayo. Kasi nagkakaroon ka na ngayon ng seryosong pagsunod. Kasi hindi mo alam kung sino mamatay bukas, sino ma-infected bukas. So nandun yung takot mo sa Panginoon na huwag kang pabayaan. Napapalapit tayo sa Diyos. Yun ang kabutihang ginagawa ng Diyos. Katulad ng nangyari kay Habakuk. Hindi niya nakikita ginagawa ng Diyos. Basahin natin yung sinasabi ni Habakuk sa Diyos. Habakuk 1-4, ito sabi niya. O Panginoon, hanggang kailan dadaing ako at hindi mo didinggin? Ako'y dadaing sa iyo dahil sa pagdadahas at hindi ka nagliligtas. Kasi nasakop sila ng Chaldean Empire, ano sa sama? Masama ang ginagawa sa kanila. Nag-February lagi si Habakuk, hindi dinidinig daw ng Diyos, sabi niya. Bakit pinagpapakitaan mo ako ng kasamaan? Kasi kasamaan ang nangyayari, nakikita. Imbis na mapabuti ang bayan niya, kasamaan ang nakikita niyang ginagawa eh. At iyong pinagmamasdan ang kasamaan. Sapagkat ang kasiraan at ang pagdadahas ay nasa harap ko at may pakikipaggalit at pagkakatanong bumabangon. Kaya't ang kautusan ay natitigil at ang katarungan hindi lumalabas kailanman. Wala daw katarungan. Hindi makatarungan ang nangyayari, sabi ni Habakuk. Sapagkat kinukulong ng masama ang matuwid. Kasi ang bayang Israel, matuwid yan, masuno rin eh. Kinukulong daw. At ang kahatulan, lumalabas na liko. So mga misjudgment ang ginagawa. Inaapi talaga sila, persecuted. Magmamasid tayo sa gitna ng mga bansa at tumingin kayo at mamangha kayo ng kagilagilan, sabi ng Diyos sa kanya. Sapagkat ako'y gumagawa ng isang gawain sa inyong mga kaarawan na hindi nyo paniniwalaan bagaman sasaysayin sa inyo. Hindi nakikita ni Habakuk yung ginagawa ng Diyos. Kasi sabi ni Habakuk, ba't ganun? Walang judgment. Walang katarungan. Sabi ng Diyos sa kanya, gumagawa ako. Ayan ang gawa ko. Mapailalim kayo sa masamang pinuno. Mapailalim kayo sa masasamang sumakop sa inyo. Yun ang gawa ko. Para lumabas ang rejoicing. Na-realize siya ni Habakuk yung huling-huling mga talata na sabi niya. Ito yung Habakuk 17-19. Sapagkat bagamat ang puno ng igos hindi namumulaklak, na magkaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas, ang bunga ng olibo'y maglilikat,
at ang mga bukit ay hindi magbibigay ng pagkain, ang kawan ay maihiwalay sa hulungan, at hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan, gayon may magagalak ako sa Panginoon. So doon na realize ni Habakuk, kahit na ano pa nangyayari kasamaan sa bayan ng Israel, kahit anong walang katarungan, magagalak pa rin ako sa Panginoon, sabi ni Habakuk. Ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. So ganun din eh. Wala kang magagawa. Magmumukmo ka ba? Halimbawa, pandemic, magmumukmo ka ba? Maninisi ka ba? Magagalak tayo pagkat nababanal tayo. Mapalad yung nagtitiis ng tukso at nagpapakahirap, nagsusumilap ng kahirapan sa lupa pagkat papabalain siya ng Diyos. Ibibigay sa atin ang kaharian ng Diyos. Kaya magalak kayo, munting kawan, sabi. Nakakalugod siya man, naibigay sa inyo ang kanyang kaharian. Kasi kailangan dumaan dito eh. Dumadaan tayo sa apoy dapat. Kasi kung hindi tayo susubukan, paano marirealize? Paano mo malalaman ikaw ay anak ng Diyos? Kung hindi ka susubukan. Ang Diyos alam yun eh. Kaya nga tinawag na tayo eh. Sinulat na pangalan natin sa aklat ng buhay. Ibinilang na tayo matuwid banal. At tayo yung mga tinawag, hinirang at tapat na tayo yung ginalorified na nilumalhati na. Tapos na itong istorya na ito sa Diyos eh. He is the author and the finisher of our, kaya sabi ng message, magtiwala lang kayong lubos. To the end, magtitiwala lang tayo because God is good all the time. Yun ang na-realize ni Habakuk, yun din ang nangyari kay Hezekiah. Sabi sa Tukings yata yun, 32. Parang natatanda ko, Tukings 32. Hindi ko naisulat eh. At 2 Chronicles pala, 2 Chronicles 32-31. Ito sabi eh. Ito na yung ano, umaman si ano eh. Si Hezekiah, napagpala siya ng Diyos eh. Kaso bumitaw siya sa pagtitiwala sa Diyos. Naging makasalanan siya. Pinabayaan siya na ngayon yun ng Diyos. Kasi kung hindi siya pababayaan, hindi makikita puso ni Hezekiah kung ano talaga puso yun. Ito sabi ng Diyos. Ngayon may sa bagay na mga sugo ng prinsipe sa Babylonia na nagsugo sa kanya upang mag-usisa ng kagilagilalas na gawa ng lupain, pinabayaan siya ng Diyos upang tikman siya, upang kanya maalaman ang lahat na nasa kanyang puso. Talagang tinesting siya ng Diyos. Sinubukan ng tukod si Hezekiah kasi napakabuting hari nga nito eh. Kasi maraming mga masasamang hari sa Juda, sa Israel na naman sama. Pero si Hezekiah, isa sa mabuting hari. Ikaso nung umaman siya, ayun, sumama siya, pinabayaan siya ng Diyos para to learn the lesson. Nagkabukol ngayon siya sa ikamamatay. Sabi niya isa sa kanya, mamamatay ka na. Ngayon, natutong magsisi talaga si Hezekiah. Kasi pinabayaan na siya ng Diyos para maalaman kung ano nasa puso. Ganun din ang ginawa niya sa bayang Israel eh. Sabi sa Deuteronomy 8:2, kasi kung hindi ka bababayaan ng Diyos, hindi mo marirealize eh. Kailangan walang presensya ng Diyos. Katulad nung kay Habakuk, hindi niya makita presence of God, nami-misunderstood tuloy. Nawawala yung tiwala sa Diyos. Ganon din ang ginawa niya sa bayang Israel. Kasi sinasabi ng mga geologists at saka mga scholar ng Bible, nung manggaling daw sa Egypt ang Israel at 1 week lang, nandun na sila sa Kanaan eh. Nasa promise lang na waiba tinabot ng 40 years na nagpaikot-ikot sa ilang bahay. Kasi tinuruan sila ng Diyos, kailangan turuan sila at subukan. Para maalaman kung ano na sa puso nila, kung susunod ba sila o hindi. Magsisisi ba talaga o hindi. Kaya ngayon, tinatawag ng Diyos ang lahat ng anak niya sa buong mundo eh. Titignan na niya kung sino yung magsisisi talaga at mananampalataya. Kasi kung hindi pa dadaanin sa ganito, ang mga tao hindi natatakot eh.
Kasi kapag may nagaganap, halimbawa may lumilindol, may tsunami, may tornado, di ba ang dami nagpe-pray? Ang dami tumatawag sa Diyos. Sa araw na kabagabaga, tumatawag sa Diyos. Yun ang paraan din ng Diyos para manggising siya. Araw na ng kabagabaga ngayon eh. Kaya ang mga tao, ang buong mundo, kaya makikita rito, sino ng mga tunay na Kristiyano, lalapit talaga sa Diyos, magsisisi. Manunumbalik sila sa Diyos. Kasi yun ang purpose ng Diyos eh. Kaya niya ginagawa niya magaganyan. Para manumbalik ka, lumapit ka sa Diyos, para mailigtas ka ng Diyos. Ito sabi sa Deuteronomy 8:2. At iyong alalahanin ang buong paraan na ipinatnubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos nitong 40 taon sa ilang. Kasi nung papuntahin yung mga espiya, nagpadala ng espay for 40 days. Pupunta sila doon at iispiyahan nila yung Kanaan at magre-report sila. Ang nangyari, bad report ang ginawa ng walang pananampalataya. Ang nagbigay lang ng good report, si Caleb at si Joshua. Ang sabi nung 10, 12 espiya yung dinala doon eh. Mga musad eh. Sabi nung 10, hindi tayo pwede doon. Ang lalaki mga higanti na doon. Patay tayo doon, hindi tayo mananalo. Sabi ni si Joshua at si Caleb, hindi. Ang higanti doon, yung mga ubas, yung mga oranges. Sisiu lang yan, tinapay lang sa atin yan. Ang ginalugda ng Diyos, si Joshua at si Caleb lang. Sila nagbigay ng good report, may pananampalataya. Katulad ni David. Di ba sabi ni Goliath sa kanya, patay ka sa akin ngayon. Hindi, patay ka sa akin. Pagkat i-deliver ng Diyos ko, ikaw sa akin, ikaw ang patay. Good report dapat lalabas sa bibig mo. Good report. By your words, you are judged. By your words, you are condemned. By your words, you are justified. Kung ano yung lumalabas sa bibig mo, yun ang nanggagaling sa puso mo. So ang dapat lalabas sa bibig natin, ano, pusong pinanggagalingan ng dalisay na pagkatao. Newly born. Reborn na. Born again na. Bagong pagkatao na. Wala na yung luma na matatakot yan. Walang pagtitiwala. Kailang lubos na pagtitiwala. Huwag lalabas sa bibig mo ang hindi pananampalataya. Magtiwala ka lang lagi sa Diyos. Kaya yung sabi ng Diyos sa kanila, dahil sa wala kayong pagtitiwala sa akin, bad report kayo, yung bawat araw na ipinuntan nyo dun para mag-espiya, isang araw, isang taon. Kaya umabot ng 40 years, dapat 7 days lang. Kung namabuti sila at masunurin sa Diyos, 7 days lang nandun na sila sa promised land. E kung mo nga ang titigas ng ulo, walang pagtitiwala, walang pananampalataya, pinatagal ng Diyos. So ganun din ang ginagawa ngayon eh. Nagtatagal pa ang pagdating ng Panginoon Jesus. Tinitigdan pa kasi ng Ama kung sino yung tunay na mga Kristiyano. Sino yung tunay na mabubuhay sa pananampalataya? Sino yung magsusumika? Sino yung magpapakahirap? Sino mag-aalay ng buhay sa pananampalataya? Sino yung tatalikod sa dating pagkataon mabubuhay sa bago? So tinitingnan ng Diyos yan eh. Kaya mapahalan yung sinasabi sa James 1:12. Yun ang nagaganap na pagpapala sa atin. Kaya kahit may pandemic na ganito, may mabuting binubunga ito sa atin. Ito sabi niya, mapalad ang taong nagtitiis ng tukso sapagkat pagkasubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon. Siya nagsisiibig sa kanya. So tatanggap ka ng putong ng buhay. Yan ang pinakamabuti. Yan ang pagpapala eh. Yan ang plano. Yan ang tunay na buhay. Kasi hindi ito yung tunay na buhay talaga. Bagamat tunay itong buhay natin dito, ito yung training ground. Tinitignan kung sino makakapasa sa atin, tinitignan kung sino susunod sa kanya. Kaya sabi ng Diyos, sa araw na to, saksi ang langit at lupa. Inihaharap ko sa iyo, buhay at kamatayan, sumpa, pagpapala. Ano gusto mong piliin? Piliin mo ang buhay para mabuhay ka kasama ng binhi mo, mapagpala ka forever and ever. Kasi mayroong free will nga. Hindi pakikialaman ng Diyos yung free will ng tao. Kaya pag ikaw napunta sa impyerno, pinili mo kasi sa impyerno. Kasi kung pipiliin mo ang Diyos, bibigyan ka ng Diyos ng sangkap ng lahat ng kapangyarihan. Iboborn again kasi sa ibang bagong pagkatao, bibigyan ka ng lahat ng kaloob at kapangyarihan, titira sa'yo Espiritu Santo. Para na sa ganun, ma-perfect yung gawa mo sa lupa, makapasok ka sa langit. Hindi tayo pababayaan. Ngayon, maraming darating sa buhay natin.
Bakit nagkaroon ng bagyo ng panahon ni Jesus Christ, natutulog si Kristo? Sinubukan yung mga apostol. Kasama na nila si Kristo, natatakot pa. Ano sabi ng Panginoon? Hindi mo kasama niyo mo? Tayong kakaunti ang pananampalataya. Hindi mo kasama niyo mo? Babahala niyo. Sabi ng mga apostol, sino ba talaga itong tao na ito? Pati yung bagyo at hangin sumusunod sa kanya. O di nagtitiwala ngayon sila kay Kristo. Si Kristo talaga yon. Sa oras ng kagipitan, pinatitigil ni Kristo. Huwag natin kalilimutan na kasama natin si Kristo. Kahit natutulog si Kristo, kasama natin. Pwede mo namang gisingin eh. Pwede ba ginising? O di pinatigil ni Kristo? Tumawag ka lang. Ask and it shall be given. Knock and it shall be open. Ganon tayo kamahal ng Diyos eh. Huwag kang makakalimot, magtiwala ka lang lagi. Kahit anong pangit na nagaganap sa buhay mo, nandun ang Diyos. Kasi parang wala eh. At talagang pinabayaan ka naman talaga, talagang wala, inalisan ka ng presensya. Para malaman kung ano nasa puso mo. Kasi pag nandun ang Diyos lagi, lakas ng loob mo eh. Halimbawa, meron ka kaaway sa labas, eh nakita mo yung barkada mo, tutulungan ka. Tumapang ka ba kasama mo yung barkada mo? Pag lumabang ka, tutulungan ka, kaya tumapang ka. Kaya yun ang ginagawa ng Diyos eh. Pinabayaan tayo. Tingnan natin kung matapang ka pa, wala ako. Ikaw mo nandun na yung pananampalataya natin. The just shall live by faith. Kaya sabi kay Habakuk, the just shall live by faith. Hindi tayo nabubuhay sa nakikita natin, ang naririnig natin. Kasi nabuhay si Habakuk sa nakikita, habi na ba't ganun? Nandadaha sila, inaapin, matuwid. Wala kang ginagawa, puro kasama na nakikita ko. Pero sabi niya, kahit hindi namumulaklak ang ubas, ang igos, kahit walang pagpapala, malulugod ako sa Panginoon. I will rejoice in the Lord. Kahit ganun na nangyayari. Kasi alam niya na hindi talaga tayo pinababayaan ng Diyos. God is good all the time, mga kapatid. Yan ang message sa atin ng Panginoon. God will satisfy us. Isasatisfy niya tayo. Sabi sa Nahum 1:7. Hirap hanapin ng Nahum eh. Ang Panginoon ay mabuti. Katibayan sa karawan ng kabagabagan. Ito yung araw ng kabagabagan eh. Katibayan siya. Refuge. Sa Lord ka lang. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot siya kasi ang buhay natin, tingin ko, magkakaroon na lang lagi ng variants ng virus. Hindi na aalis siya sa mundo. Kasi pinahintulutan ng Diyos ang masama eh. Pinahintulutan na yung mga Chaldean Empire, ang kawawain ng Israelita. At makikita natin, kinakawawa tayo. Apektado tayo. Mga bata, imbis na makapaglaro, hindi nakapaglalaro. Imbis na nakakalabas, hindi makalabas. Lagi na lang naka-face mask. Lagi ka na lang naka-face mask. Buti, inaalis na yung face shield ngayon. Sa mga establishment na lang. Sa closed area na lang. Hindi na sa labas. So, parang hindi na talaga normal yung gano'n eh. Hindi ka makahinga ng maluwag eh. Kasi pag mahina ang baga mo rin, pag may takit ka niya, hirap ka humingi. Yan pa ay kamatay mo yung face mo dahil hindi ka makahingi. Dahil ang hina ng baga mo. Pero lahat na nagaganap dito sa atin, for the good ito eh. Kasi natututo ka magtiis. Natututo ka magbata. Yun ang importante, sabi sa James eh. Yun ang importante sa lahat. Yung matuto magbata at magtiis. Kasi doon ka lang magiging perfect. Ito sa amin. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Kaya sinusubukan ng Diyos para makagawa ng pagtitiis. Kung hindi sinubukan ng bayang Israel nun, edi wala nakapasok sa promised land. Yung mga, ano nila, yung mga first generation nila, hindi nakapasok ang marami. Titigas ng ulo ng mga pero yung second generation, nakapasok ang dami. Tingnan yung LCJ ministry. Yung halos first generation din, halos hindi nakapasok. Puro tayo second generation tayo nakapasok. Di ba? Hindi nyo, parang ano, Xerox copy din ng Israel ng LCJ. Kinala yung mga second generation ng mga nakapasok. Yung first generation,
Daming na disgrasya sa first generation. At ang inyong pabayaan na ang pagtitiis magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. So yun ang gusto ng Diyos eh. Maging perfect tayo sa Kanya. Maganap natin ang kalooban niya talaga. Kung hindi tayo susubukan at dadaan sa mahihirap na bagay, sa mga huling bagay na to na mahihirap, mga pagsubok ng ating pananaw, hindi ka gagawa ng pagtitiis. Ay di makakaroon ka ng kakulangan, hindi ka magiging ganap. Sayang, mabuti yun. Mabuti yun, laging sinusubukan. Sabi, huwag kayong magtaka sa mulit-muling pagsubok sa inyo na para bagang kakaibang bagay. Parang hindi pa talagang kakaiba. Kasi mulit-muli kang susubukan hanggat hindi na pe-perfect ang salita sa'yo, hindi titigil ang Diyos. Mulit-muling pagsubok. At susubukan ang faith natin na higit pa sa gintot pila. Kasi higit pa to eh. Baliwala yung tatapakan nga lang natin ng ginto doon sa langit eh. Aanin mo yun. Kaya walang papasok na magnanakaw doon. Baka mamaya nakawin mo yung flooring ng ano, ng langit eh. O nakalantay na ginto na doon eh. Gusto mo yung pader eh. Yung mga gem na mga sapphire, mga jade, mga quartz, nandun lahat, padir lang yun, ha? Gusto mo, pearl, gate lang yun. Antindi sa langit. Yung lahat ng kayamanan dito sa lupa, tatapakan lang natin doon yun. Baliwala lahat yun. Ngayon, tayo naman dito, tinatapakan ng mga tao. Pinipersecute, tinatapakan. Okay lang yun. Excuse. Okay lang yun. Kasi doon naman sa langit, pagpapalain na tayo ng Panginoon. Kasi yung mga pagpapala pangako na yan, maaaring hindi natin makuha yan ngayon dito sa lupa, pero tiyak doon sa langit, ibibigay. Meron tayong hope doon sa langit. Di ba natin makamit dito sa lupa yung mga pagpapalang yan, ng mga kayamanan ng pera, halimbawa, magandang bahay, malaking lupa, magigaran sa sasakyan, sa langit naman, ibibigay lahat. So what? Hindi naman importante, iiwan din naman yan eh. Pero ang pinakamaganda, yung blessings ng magandang buhay. Yung tinatawag na, ano, prosperity of life. Abundance in life, abundance ang espiritu mo, kaluluwa at katawan mo. Kasi ang abundance, hindi lang yung pera. Part lang yung pera eh, part tool lang yan, tool. Tools lang yan para magawa mo yung gagawin sa lupa. Pero ang talagang tunay na kayamanan, ang buhay na walang hanggan. Kaya kailangan na sa iyo yung ano, yung nagdadagdag para dagdagan sa iyo lahat ng bagay. Kaya hindi tayo nagkukulang eh. Tingnan niyo, pandemic ngayon, ba't ang daming nagre-reklamo, hirap na hirap ang buhay. Kayo ba nagutom? Di ba namimigay pa kayo ng pagkain? Sobra-sobra nga pagkain natin, namimigay pa tayo eh. Kayo ba nahihirapan, bagamat nahihirapan ang kalooban natin, kasi nga dumadaan tayo sa maraming pagsubok, pero yung kahirapan ng katawan, dumadaan din tayo kasi may mga sakit tayo. Ang mga may edad na yon, hindi ka na makakaiwas. Pag tuntong mo ng 40, wala na, simula na ng kasamaan yon. Life of a disaster begins at 40. Kaya life begins at 40, simula na ng kasamaan yon. Ang dami mo na mararamdaman sakit. May high blood ka, may diabetes ka, may rayoma ka, may osteoporosis ka. Meron kang ang dami mo sakit, masakit ang ulo, masakit ito, masakit yun. Natural lang yun. Kasi sabi din ni Pablo yun, pinupunuan ko sa aking katawan ang kakulangan ng hirap ni Kristo. Part din yun eh, para matuto tayo magtiis. Kapag ba may ganyan ka, hindi ka nasusunod sa Diyos. O susunod ka pa rin. Kaya lahat pwedeng gamitin ng Diyos. Alam niyo ba, meron mga bagay na masasamang bagay na ginagamit ng Diyos. Katulad ng daga. Kung titignan mo, ang daga, peste sa bahay, di ba? Walang kwenta ang daga. Pero sa experience ko, yung daga, nakabuti sa amin eh. Kasi, napansin ko doon sa amin, bumili ko nung kamote, nilagay ko sa table. Pagbalik ko, ba nawala, apat na kamote. Sabi ko, bakit kaya nawala ito? Sino pwedeng kumuha nito? Hindi naman pwedeng ano. Di tinignan ko kung saan sa baba, mayroong isang bumagsak doon sa silya. Tapos, inilis ko yung ano yung set namin doon sa sala. May isang nandoon sa ilalim. Yung dalawa nawawala, sabi ko. Daga, sabi ko, confirm daga. Tapos isang beses na naliligo ako, bumabaha doon sa loob ng TR namin. Nung pala barado. Kasi daanan ng daga yun eh. Kasi yung pipeline ko doon dumadaan daga.
Sabi ko, bili kaya ako. Sa TikTok nakakita ko yung chemical na pag ibinuhos mo sa baradong ano, biglang lumulubog. Sabi ko, bili kaya ako nito. Eh, nung isang araw, dumaga. Ang bilis ng daga, pumasok doon sa banyo namin, dumaan doon sa pipeline. Bali, naligo ako, wala nang bara. Sabi ko, nakabuti pala. Kasi laki siya nung ano, nung pipeline eh. Siyempre, pag dumaan siya doon, wala yung bara. Nung pipeline, di ba? Kaya yun, okay na yung CR namin. Hindi na barado. Sabi ko, nakakabuti rin pala peste. May mabuting nakagawa ang masama. Ayun na, nakagawa ng kabutihan yung daga. Kasi naiisip ko na nga, bibili na ako nun eh. Kasi lumulubog talaga eh. Sabi ko, kaya na, pag bumili ka nun, baka hindi yun ang ibigay sa'yo. Yun ang modus operandi ng mga ganyan eh. Halimbawa, papakita sa'yo, rilos na maganda. Pagdating ng binili mo, hindi na yun yung rilos na nakikita sa video. O kaya yung ano, yung knife. Yung makita mo, pumuputol talaga ang pag humiwa, ang talas. Pero pagdating sa'yo, pag nakabili ka na, hindi yun. Yun ang iniisip ko, sabi ko, baka mamaya, pagdating ng chemical na yun, hindi yun. Ayoko nga. Yun ang nakakatakot sa ano eh, sa mga online products. Hindi ka sure sa ibibigay sa'yo, eh nabayaran mo na. Miski mag-COD ka, babayaran mo muna bago mo makita eh. Sana huwag tingin muna bago bayad eh. Hindi eh. Bayad ka pa rin. Eh pag sa ganyan, ang hirap magsole. Maiinis ka lang. Tatanggapin mo ng ganun. Kaya ano eh, pangit din bumili sa online. Eh kaso, nasa panahon na tayo ng online. Wala ka nang gagawin ngayon, kundi puro online. Lahat ng bagay online eh. Kahit ano, mag-apply ka sa FBI, i-deliver na lang sa'yo. Mag-apply ka sa ganito, online. Puro online na lahat kasi nga, yun na nga eh. Yun na yung new normal na nagaganap eh. Excuse me, hahaba pa ng mahaba yan. Di pa natin alam hanggang kailan. Pero pag hindi na natin kayang tiisin, kukunin na tayo ng Diyos. Kasi hindi tayo papayagan ng Diyos na makasama sa kahirapan ng mundong ito. Yun ang magandang gagawin ng Diyos sa atin sa gitna ng kahirapan. Kukunin na tayo. Pag hindi na tayo makatiis talaga at sobrang na paghirap ginagawa sa ating mundo, kukunin na tayo. Kaya meron tayong heaven place. May safe haven tayo. Kamay ng Diyos. Haburti na tayo. Kaya relax lang eh. Tiis-tiis lang. Kasi wala ka namang gagawin kung hindi magtiis eh. Wala ka namang ano, gagawin mo. Magreklamo? Eh, lalo ka madidisgrasya pag nagreklamo. Kaya sabi nga ni Habakuk, I rejoice in the Lord. Hindi na siya nagreklamo. Hindi siya nang nagsabing ba't wala kang ginagawa. Hindi na, yung pala yung gawa ng Diyos eh. Mapailalim ka sa kasamaan. Na-experience mo yung kasamaan para makagawa ng pagtitiis at maging perfect ka. Yung pala yung gawa ng Diyos. Na-realize ni Habakuk, yung pala. Kaya I will rejoice in the Lord forevermore. Na-realize niya yun, katulad ni Elijah, sabi, ah, 7,000 ba? May 7,000 pala? Hindi, akala niya, siya na lang yung propeta. Hindi, may 7,000 pa. Akala mo lang yun, hindi gumagawa ang Diyos. Gumagawa ang Diyos sa buhay natin. Lagi siyang gumagawa. God is good all the time. Sabi sa Psalm 34:8, O inyong tikman at tignan ninyo ang Panginoon ay mabuti, mapalad ang tao na nagkakanlong sa Kanya. So napakabuti na magkakanlong ka lang sa Kanya, maging refuge mo siya, takbuhan mo siya. Pag may problema, takbo sa Diyos. Pag nalulungkot, takbo sa Diyos. Pag may kailangan, takbo sa Diyos. Huwag ka tatakbo sa tao. Sa Diyos ka tatakbo, bibigyan ka ng tao. Magpapadala sa iyo ng tao. Eh kung sa tao ka pupunta, hindi naman magpapadala ng Diyos yung tao. Hindi pwede magpadala ng Diyos yun. Pero ang Diyos pwede magpadala ng tao. Tinan nyo si Pablo noong araw. Papatayin si Pablo eh. Nakapwa Israelita, galit sa kanya eh. Ano sabi ng Diyos? May papatay sa iyo. Galit sila sa iyo. Ano ginawa nung, pero kamag-alala, madami kong mga anak dito, tutulungan ka. So gagamit ang Diyos ng tao. Dinada si Pablo doon sa bintana, nilagay siya sa basket para makalusot. Tinulungan siya ng mga kapwa Kristiyano. So yun ang magpapadala ang Diyos ng tao para tulungan ka. Tinan mo si Elijah. Nung una, walang tao. Pero tinulungan siya ng Diyos. Anong ginamit? Uwak. Ano ginamit? Batis. Para makainom ng tubig. Para tas may dalang pagkain yung uwak. Ito.
sa kumuha, naglalakaw yung uwak ng pagkain. Dinala siya. Pero nung maubos na, wala ng source, anong ginawa na dyan? Tao na. Anong ginamit? Yung palo. Tapos, isang luto na lang. Sabi nung ano, Elijah, pakainin niyo muna ako, unahin niyo ko. Sabi nung balo, eh isang luto na nga lang ito po eh. Pagkaluto nito, patay na kami. Huling-huli na po ito eh. Konting langis, saka sibada. Pagkaluto nito, patay na kami. Ano sagot ni Elijah? Hindi, unahin mo ko. Seek you first the kingdom of God and all his right, and everything else shall be added. Hindi naubos yun, tatlong taon. Hindi naubos yung langis, tsaka si bata. Bakit? Inuna niya yung man of God eh. Nag-ikapot, handog siya. Yun ang message dun eh. Seek you first the kingdom of God and his right, everything else shall be added. Hindi nagutom yung balo. Ang balo nagre-represent ng iglesia. Sumuporta ang iglesia sa man of God na sinugo ng Diyos. Hindi naubusan. Di ba gano'n ang nangyayari sa atin? Akala nyo mahirap ang buhay kasi may pandemic, mahirap ang buhay. Eh ba't nakakapag-ikapot ang doon pa rin kayo? Kasi yun ang susi. Pag nag-iikapot ang doon ka, wala ka nang sa sumpa. Kasi yun yung pinakatong eh. Yun yung taxes. Eh. Kasi nabubuhay ang isang gobyerno sa pamamagitan ng taxes. Patulad ng Pilipinas, napakaraming taxes. Lalo na yung value-added tax. Kaya nga, sa pangalan na lang, value-added eh. Idinagdag. Dapat wala yun eh. Itong si Recto may kasalanan dito eh. Dito lang yung maalis-alis eh. Nandun, pero palagay ko, baka alisin na yan. Kung may mauupong maayos na presidente, i-amend na yung batas. Alisin na yung value-added tax. Tsaka yung mga excise tax. Ang dami mga taxes ng gobyerno. Kasi mabubuhay ang gobyerno sa taxes. Sa Diyos naman, isa lang eh, tithe at offering lang. Para buhayin niya yung mga government employee niya kasi may gobyerno ang Diyos eh. Ang gobyerno ng Diyos, yung iglesia. So nandito yung mga pinuno niya. Para mabuhay yun, may tax din. Hindi pwede walang tax. Eh, ginagaya ni Satanas yan eh. Yung mga taxes. Ginaya ni Satanas yan sa mafia. Yung mga taga Sicily, Italy. Nandun yung mga mafia. Ang ginagawa nila, tong collection. Sa New York, ang base nila, maraming mga Italian sa New York. Pupuntahan nila yung kahit anong establishment doon, sasabihin, oh, ito yung protection racket. Walang gagalaw sa business mo, magbibigay ka sa amin ng tax. O yun din ang ginawa ng mga NPA. Mga taxes, revolutionary tax. Para mabuhay. O di may mga racket ngayon yung ano, yung mga mobster, yung mga mafia. Ang gagawin nila, pag hindi nagbigay ng tax, sila mismo susunog sa establishment, sila babasag ng mga aparador doon, lahat-lahat doon, sisirain. So, mapipilita magbigay na naman yung may-ari para ma-protect sila. Samantalang sila rin ang gumagawa. No? So, tuloy yung racket nila. Hanggang sa naging legal na sila, naging incorporated na gaya kay Lucky Luciano. Kung kilala nyo si Lucky Luciano, yan ang pinakamagaling na mafia. Naitatag niya, ano, incorporators ng grupo. Nagkaroon ng presidente, vice-presidente, naging corporate yung mafia sa New York. Napakahusay na ano nito si Lucky Luciano. Ito ang nagtayo ng Flamingo sa Las Vegas, Nevada. Sa casino. Ang galing ng mind niya. Sabi niya, pag ako nagtayo ng building dito, lalagyan ko ng casino, maglalagay ako ng resort. Dadami yan. Makita niyo ngayon, di ba? Sa Las Vegas, Nevada, yung casino. Grabe talaga doon ang... Puro doon. Gusto mo magpunta ng casino, punta ka Las Vegas. Gusto mo magpakasal madali, punta ka Las Vegas. So, ano to? Talented yung mind niya eh. At saka alam niyo ba na ito lang ang mobster o mafia na nabigyan ng award ng Amerikano no Second World War. Kasi tinulungan niya ang Amerikano sa Italy. Panahon ni Mussolini noon. Tinulungan niya, binigyan pa siya ng award. Mafia na, nabigyan pa ng award. Kaya tinulungan niyo Amerika. O napakahusay nito. At saka ang gagaling na abogado nila. Hindi ba kami sa mapapakulong? Kasi naging korporasyon na nga eh. So naging peaceful naman ng mga mafia nung araw. Hindi katulad nung araw. Gang against gang. Pata. Meron na silang mga pinuno. Nasolidi pa yung mafia. Kaya hanggang ngayon, ang huling-huli yata mafia, si ano eh. Tapulan na yata. Punti na lang na balik na sila uli sa Italy. Nakikita ko sa Italy, sa mga Italian, ang gagaling ng mga tao, mga scientist.
magagaling dyan. Mga mahuhusay sila sa bank robbery. Pagdating sa mga kasamaan, ang gagaling nila. Expert sila talaga, mga Italian. Ang dami din scientist na Italian. Maraming mga mahuhusay na Italian, mga scientist. O kita nyo, sa Italy din nandun ang Papa. Di ba? Nandun ang Rome. Yung Vatican, nandun din. At tulad ng Washington, may sariling bayan yun. Isang nation yung Vatican, katulad ng Washington DC. Oh, solo-solo, wala, hindi mo pwede pakialaman yun. Hanggang ngayon, hindi pwede pang untouchable siya, mga yan. Hindi pwede pakialaman yan. Pero balik tayo sa Bible, mga kapatid. Kasi sinasabi ko lang sa inyo na every time, nasasakop ang bayan ng Diyos. Lagi naaalipin kasi ka pinarusahan na yun. Titigas ng ulo. Kita mo, pinarusahan sila nung panahon doon sa Egypt. Pero kita nyo, kahit anong kasamaan ang gawin, lumulutan ang kabutihan. Si Joseph. Alam nyo istorya ni Joseph. Kung titingnan nyo, ang pangit ng istorya nito eh. Eh, ba't ang ganda ng resulta? Biruin mo, di ba? Gustong patayin ng mga kapatid. Kasi naiinggit sila eh. Tapos sinasabi pa niya nga na magbabaw down daw yung mga kapatid niya sa kanya dahil may mga panaginip siya. Lalong naiinis. Eh kung merong isang mabait na, hindi, huwag na natin patayin. Ibenta na lang natin. Nung pala, plano ng Diyos yun. Kung hindi siya naibenta, hindi siya makapupunta ng Egypt. Eh meron siyang talent na interpretation of dreams eh. Eh nagkataon yung pero doon na naginip, na-interpret niya. Pero hindi pa yun. Nung makulong siya, nakilala siya doon sa kulungan. Bili mo, nakasuhan pa siya ng rape. Wala naman siya talagang kaso. Tingnan niyo yung dagong ng tadhana kay Joseph. Napaka-pangit na nagaganap, di ba? Parang daga doon sa amin. Nung pala, mabuti yung daga. At lilinisin niya yung burnal ko doon. O, ganun ang nangyari kay Joseph. Hanggang sa nangyay talaga siya third president. Siya pa yung ano, ha? Chief ng ano, ng Ministry of ano Agriculture. Hawak niya yung food production ng Egypt. O di nadala yung kanyang pamilya, siya naging pagpapala sa tatay niya, sa mga kapatid niya. Binuhay niya yung mga kapatid niya doon, yumaman lahat. Binigyan ng hayupan ng pero. Nabuhay ng masagana si Jacob at ang pamilya niya. Isa lang yung pinagpala, damay buong pamilya. Di ba? Si Joseph yung pinagpala, tinan mo, damay silang lahat. Yumaman silang lahat. Dahil kay Diyos, may plano ang Diyos eh. Hanggang sa yung pala, magkakaroon ng taggutong pala. Para pakainin ng Israel. Hindi pinabayaan ng Diyos ang Israel. Kahit may pangit na nangyayari, may magandang lalabas. Yun ang message sa atin eh. God is good all the time. Pinakikita lang ng Diyos sa atin dito, maraming pangit na bagay na ganap. Pero tingnan mo yung resulta, ang gaganda. Di ba? Ang gaganda ng resulta lahat. Pero pangit yung pinanggalingan. Halimbawa, naistong ako. Ang pangit nun eh, ba't nakabuti sa akin? Di ba? Ang ganda na naging resulta. Pero pangit yung pinagmulan. So, ganun din dito sa buhay natin. Walang pangit na bagay, walang masamang bagay. It's all but challenges of life. Lahat yung challenges of life, ang gagamitin mo lang, pananampalataya. Kasi, hindi tayo makakaiwas sa pagsubok. Merong baptism of fire eh. Lahat na nagaganap sa atin ngayon, hanggang sa pagdating ng Panginoon, puro pagsubok na lahat yan. Matitinding pagsubok na. Kaya huwag kang magtataka. Kasi higit sa ginto yan, sabi sa 1 Peter. Kailangan gawin ng Diyos yun para malugod ang Diyos sa atin, sabi dito, na ito ang inyong totoong kinagagalak. Bagamat ngayon sa sandaling panahon, kung kailangan pinalumbay kayo sa mulit-muling pagsubok, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya, na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, masumpungan sa ikabubuti, at ikaluluwalhati sa ikararangal sa paghahayag ni Jesucristo. So para sa ikabubur, kasi iaalay tayo ng Panginoong Jesus sa Ama eh. Iaalay tayo, paano tayo iaalay ng banal kung hindi dadaan sa maraming pagsubok, higit pa sa ginto. Kaya kahit wala kang ginto, magsaya ka. Tinan mo yung sabi ni Pedro doon sa lumpo, di ba? Sabi na, silver and gold, I have nothing, but I'm going to give you what I have. In the name of Jesus Christ, arise and walk. Mo lumakad yun. 40 years na yun, ha? From time na isilang siya, lumpo na siya. Hanggang sa pinersecute din yun, yung pinanakad na yun. Pinersecute ng mga pariseo. Pinipilit na, ano pa talaga nangyari sa'yo? Sabi nung ano, lumpo.
Eh, ilang beses ko na kinukwento sa inyo, hindi naman kayo naniniwala eh. Ayaw niyo paniwalaan din ang sabi ko. Yung Panginoong Hesukristo nagpalakad sa akin. O ano, ginawa tuloy ng mga pariseo. Sabi nila, wala tayong magagawa. Talagang nagkaroon ng miracle eh. Hindi ba natin pwedeng ikulong to, walang kaso. Ano gagawin natin? Pinagbawalan si na Pedro, si John. O sige, huwag niyo na ipapangaral sa pangalan ng Jesus yan na huwag na kayong magkukwento ng tungkol kay Kristo. Kung hindi, kukulong namin kayo. Yan ang batas namin. Yung batas nila, wala. Ano ginawa? Sabi niya ni Pedro, kung makakabuti ba, nasundin ang tao kayo sa Diyos, we rather obey God than men. Susundin muna namin ang Diyos bago tao. Kung may nagawa pa sila, wala silang nagawa. Hanggang sa'yo na nga, lahat ng mga apostol, ipinangaral si Kristo. Ibang-ibang paraan nga lang sila namatay. Pero lahat sila martyr. Lahat sila talaga naglingkod sa Diyos. Ito lang si Judas talaga ang nadisgrasya. Mayroong isang ahas na apostol na nanginginan si Kristo. Sabi nga sa bawat gubat ay may ahas. Kahit nga sa siyudad, may ahas eh. Pero alam nyo, nakita ko sa TV, sa internet, hindi mananalo yung kobra sa pusa. Kung sa manok nga, hindi manalo eh. Lalo sa pusa. Talagang ginulpin ng pusa at yung kobra. Laki ng kobra eh. Kasi ang bilis ng kamay ng pusa bago lang tatayo, pa! Puro bato ko, itaabot ng kobra. Tapos nakakagad pa, nahahawakan pa, naibabay yung ibag pa. Takot, takbo yung kobra sa, ano eh, sa pusa eh. Sa manok, hindi rin siya manalo. Kasi natuto ka, nahahawakan din ng paa. Napapalo. Ang ahas talaga, ang kobra, yun, magaling siya sa kapwa niya, ahas lang. Tsaka sa ibang kain ng agad eh. Pero yung mga mahuhusay na lumabang, katulad ng pusa, yung mga musa, mga tigre, hindi nila kaya. Kahit gaano kalaki ng kobra, wala, talo yung mga yan. Walang magawa si Satanas. Doon sa mga anak ng Diyos, wala siyang magagawa. Hindi tayo kaya ni Satanas. Bakit? Eh, hawak tayo ng Diyos eh. Protektado tayo ng Diyos. Kaya sabi ng Mesis, magtiwala lang kayong lubos sa Diyos. Ito yung panahon ng kabagabagan na wala kang gagawin, hindi pagtiwalaan lang Diyos. Amen!